Like. Like na? Yes. So magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-indi. Ganon din sa Pilipinas, lalo-lalo na sa ating mga OFW na kasama natin magro-rosaryo. Ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay para sa Diyos at sa ating simbahang Katoliko. Muli, samahan niyo po kayo at magsama-sama po tayo para po sa ating banal na Santo Rosario. Itaas po natin ang ating mga intensyon, lalo-lalo na po ang nalalapit na eleksyon. Naway humirang ang Panginoon ng tunay na Pangulo na siyang may malasakit sa bansang Pilipinas. Ganon din sa mga biktima ng COVID-19, sa lahat ng mga kaparean, mga madre, obispo, Santo Papa, at sa lahat din po na nangangailangan nating mga kababayang mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, kasama po sila sa ating panalangin. At ganoon din po ang mga cheerful giver ay sama rin natin sa kanilang ating mga intention, sa mga separated brethren natin, ang mga yumao at ang ating mga mahal sa buhay, mga beloved departed ones natin, kasama rin po sila sa ating panalangin. At ganoon din po para po sa ating mga kasalanan, nawa tayo ay mapatawad ng ating Panginoon sa tulong ng ating mga intercessor na mga nasa langit, kagaya ng ating mahal na Inang Birheng Maria sa kanyang esposo na si San Jose, sa lahat ng anghel at mga banal. Magsama-sama po tayo para po sa ating banal na Santo Rosario. At pagkatapos po nito ay meron na po tayong topic, no? Pagkatapos po ng ating Rosario. Muli, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Ismalo. Okay, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid at isang natin sa ating mga panalangin para po sa ating mga kapatid na lubos na humihingi ng kagalingan para po sa kanilang mga karamdaman katulad po nila Sis Teresa Grande, Sis Nikaya Apan, Daniel Nicolas, Sis Christina Patashi, Brother Pablo Arroyo, Brother Emmanuel Domingo, Juanito Dibaba, Jason Pacheco, Sis Sapol Telma, Sis Cristina Valienas, Sis Emma Gondran, Luz Manikis, and okay na pala to, si Brother Prince Ugalde. At para din po sa mga natatanging kahilingan ng ating mga kapatid na sila Maribel Cochin, Jubel, Mary Grace, Sis Neng B, Brother Floristo B, Reynold B, and Kim Montemayor Figuracion. At isama din po natin ating mga kapatid para po sa mga kaluluwa ng lahat po ng all the victims of the smuggler in Baghdad, Iraq. At sa lahat din po ng mga inuusig doon na mga kapatid at nawa po Panginoon, pakinggan po ang aming panalangin, ang aming mga kahilingan para sa aming mga kapatid na ito. At sa pamamagitan po ng aming Inang Birheng Maria, ipanalangin mo po kami, Brother Mel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary, He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father Almighty. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. The first joyful mystery is the Annunciation of Archangel Gabriel to Blessed Virgin Mary. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fire of hell. And lead all souls to heaven, especially those most need of your divine mercy. Our Mother, to her Blessed Elizabeth. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire, and lead us all into heaven, especially those most in need of your mercy. The third joyful mystery is the birth of Jesus in Bethlehem. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your divine mercy. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead all souls to heaven, especially those most need of thy mercy. The fifth joyful mystery is the finding of the child Jesus in the temple. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, bring our souls into heaven, especially those who need mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for vanity and children of faith. To you do we send our sight, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this, our exile, show unto us the blessed womb, Jesus. O clement, O loving, sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, have purchased for us the reward of eternal salvation. Grant, we pray, that by meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary, of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Let us all pray the memorare all together. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was helplessly aided. Inspired by this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petition, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God help him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. 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 Okay, Sis Malu, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat ng ating mga kaindi sa iba't ibang panig ng daigdig. Samahan niyo po kami muli sa ating alalim. No? Kung meron po kayo maraming mga katanungan para po sa ikalalalim, ikalalawak na ating pananampalataya, magtanong po tayo. Tandaan natin, kami po, paulit-ulit namin sinasabi po, kami po yung mga taong kagaya ninyo na nagkakasala, nagkakamali, mahina at marupok. No? Kaya kung meron po kayo naririnig sa amin na mali po yung aming sinasabi,
correction is needed but not insulted. Muli, ang patnubay gabay ng Espiritu Santo naway laging sumaatin at samahan tayo sa ating pagbibigay kaalaman para po sa ating mga kapatid na Katoliko at sa ating mga separated brethren. Magsama-sama po tayo at magbahagian ng ating mga kaalaman nang sa ganon lumalim at lumago po ang ating pananampalataya sa ating simbahang Katoliko. God bless us all po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ismalo, lilipat lang ako ha. Sige, sige, ayan. So mapagpalag gabi po sa ating lahat mga kapatid. So ayan, nandito po muli tayo sa ating gawain. So ngayon po ay Q&A po tayo. So kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating buhay-buhay, sa ating pananampalataya, sa ating buhay pananampalataya, share lang po kayo ng inyong tanong. Then marami po tayong mga kapatid na sasagutin dito sa ating Zoom, dito po sa atin sa loob. So prepare po kayo ng inyong mga katanungan para mas lumawak, lumalim pa yung ating pag-unawa sa ating pinananampalatayaan. So mga kapatid, pa-share po itong ating video, ayan, para po mas maraming marating na mga kapatid natin ukol dito sa ating gawain na ito para sa isang pagpapaliwanag sa mga ilang katanungan po ng ating pinananampalatayaan. So magandang gabi po sa atin dito sa lahat. Ayan. Kay Bro Trebias, kay Bro Robert, Sister Liz, Bro Higlis, kay Brother Eduardo John, Mary Bautista Miranda ng Haba. Sis Agnes, Sis Jocelyn po, Sis Kit, Sis Cynthia. So ayan, Sis Cynthia, kamusta naman ang iyong ano ba yan? Exam? Tama ba? Ayan. Siguro mataas yung score. Ayan. At mag- wala pa po. Wala pa score? Wala pa, pero syempre pasado. Ayun. Siyempre, di ba? Ayan, magandang gabi po kay Van Cyril Tabuan. Ayan, kay Brother Harry Caro at sa atin pong viewers na sa mga oras na ito. Pa-share po nung ating video. Ayan. So, alam niyo po, dami-dami ko nakikita sa ano, sa meron kaming parang katalakayan nung isang araw. Very common na talaga sa atin yun na sabi ng isang INC talaga. Sabi po ng isang ating kapatid doon sa kanyang post, bakit daw kaya yung Christmas bonus ay bakit daw Christmas yung kanyang inilagay doon. Diba? Meron nga major bonus. Sabi ko parang napaka illogical mag yung mga argumento nito na para mag hindi ito nag-iisip niya yan. Magandang gabi po kay Bro Forehand Strike. So marami na akong nakikita ganyan ngayon. So yung mga kapatid natin diyan, kaway-kaway doon sa mga kapatid natin, masyadong tinutuligsa yung Kapaskuhan, lalo na po yung ating mga kaibayo sa pananampalataya. Pero baka nauuna pang kumuha ng Christmas bonus. Ayan. So, wag pong ganon, di ba? Ang Pasko ay a type of giving, hindi lang sa oras na, hindi lang sa panahon na yon, kung hindi araw-araw, pero yun ay nagpapaalala sa atin ng katulad ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, nung linggo ay, so kahapon po ay Adviento. Yun ang simula ng pagdating natin, ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na magkakatawang tao. So yan. So nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng isang panibagong buhay para sa paglalakbay natin ang buhay na ito kasama ang ating Panginoong Jesus. Sana po doon sa mga tumutinig sa Pasko, mas tignan po natin kung ano yung meaning nito sa atin sa panahon na ito, or hindi lamang sa panahon na ito,
kung hindi sa sa bawat araw, 'di ba? So napakaano po eh, napaka ewan ko kung paano ba mag-isip yung ating mga kapatid na ano, tumutuligsa, 'di ba? 'Di ba si Sanji, nakikita mo yan sa sa mga forum site. Good evening kay ano, kay Jejomar Trinidad. Pasok siya. Siya po ba yung siya po ba yung Edward dyan? Yes, ako po yun. Ay, maganda na po ba? Ito. Hindi yes. Si ano, si Jejomar. Yes, ako po yun. Ay, ikaw ba yun? Opo. Oh, siya pala yun. Kanina ka pa ha? Oo, kanina ka po tayo nag-umpisa. Nandito na siya. Alas 7 in punto. Rosette po yun namin. Salamat at nakasama ka na. Glory to God. Okay ba yung sound ko? Malakas? Medyo sabog po, sir. Sabog yung sound ko. Mahina? Baka sa ano po, baka sa ano, sa okay mission niyo po. Okay na? Okay. Ayan, yan, yan. Okay na po. Okay na po ngayon. Salamat. Sismula, mayroon tayong topic o bukas? Bukas po. Bukas. Medyo... Okay. So, bukas po, mayroon tayong topic. No? So, tayo po ngayon ay... Romel, wait lang ha. Wait lang. Sige. Q&A po muna tayo. At muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusunod sa ating alabi, no? At sama-sama po tayo at meron po tayong mga katanungan tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko ay magtanong po at sasagutin po natin batay sa ating mga dokumento na ating simbahan. At kung mali man po yung aming mga nasasabi rito ay correction is needed but not insulted. Kami po'y taong kagaya nyo, nalimitado lang po ang aming kaalaman at nawa ang patnubay at gabay ng Espiritu Santo ay lagi pong bumabay sa atin sa pagtuturo natin ng mga kalaman tungkol sa ating pananampalataya. Okay? So, meron tayong katanungan dyan. Unang mga katanungan. Meron po ba? Bro Hilis, sis Kate, ano ba ang mga katanungan natin dyan? Baka meron kayong gustong malaman. Bro Eduardo, John Mary Bautista Miranda. Baka meron ka pong katanungan. Si Brother Trevias QA, no? Taga Qatar, dahil ng gabi dito sa Pilipinas. Brother Robert ng CFD OFM. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Ewan ko kung anong araw dyan. Sis Jocelyn, magandang gabi dito po sa Pilipinas. Sis Teris, magandang gabi dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung umaga, tanghali, hapon, madaling araw sa inyong lahat yan. Kay Brother JNT, no? Kay Sir Hayes. Yes. Kay Sis Kit. Kay Cynthia Manalio. Kay Ma'am Angie Maratas. At ganun kay Eduardo John Mary Bautista Miranda. Magandang gabi sa inyong lahat yan, no? Nawa ang pagpapala, biyaya, grasya ng ating Panginoon ay sumapit sa inyo at sa buo ninyong samay. Okay. So, mayroon po ba kayong mga katanungan tungkol po sa ating palataya o kahit outside the topic po doon ay magtanong po at sasagutin po natin sa abot ng ating makakalaman. Okay. Ganun din. At tanong daw kasi total napapanood naman ngayon eh. At tanong daw. Nababasa daw sa Biblia yung Pasko. Actually, mayroon ako rito ng Biblia na letra for letra, mababasa yung Pasko. Sa sulat ni Juan Trinidad, no, yung Biblia ni Juan Trinidad. At nung bisperas ng Pasko, si Kristo, ayun, nandun doon, nakalagay doon sa Biblia ni Juan Trinidad. Mamaya, pagbalik ni Sis Malo, kukunin ka, babasahin ko. Meron po, kung gusto niyo letra na Pasko, babasahin natin. No, meron po tayo dito sali ni Juan Trinidad na no, Pasko at nadami ba ang pagdiriwang ng Pasko? Pasko yun eh, ang salin doon Pasko. So doon natin makikita kung gusto ng letra po letra na mabasa. Mamaya kukunin ko yung Bible ko na meron nakalagay na Pasko. So ito kasing Christmas kung ating titingnan
Ibig sabihin niya, kapanganakan or pagdating ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nagkatawang tao sa lupa. No, yun ibig sabihin ng Christmas o yung kapanganakan niya. No? Actually, dalawang Christmas ang sineselebrate natin mga Katoliko. Yung tinatawag nating Pasko ng Pagkabuhay at Pasko ng Kapanganakan. No, dalawang Christmas ang sineselebrate ng ating simbahang Katoliko. Okay, yung salitang Christmas, hindi mo talaga yung makikita sa Biblia natin na Tagalog dahil yan ay English. Kung gusto ng English, meron din ako rito, Bible. Mababasa natin, Christmas, letra por letra. Basta mahilig sa letra por letra, kaya natin tapatan na letra por letra sa Christmas yan, no? Okay, ngayon kung hahanapin mo sa Greek, yung salitang Christmas kasi sa Griego, Christogena or Christogenesis, yung kapanganakan ni Kristo o yung kanyang pagdating dito na siya ay nagkatawang tao, yun ang tinatawag natin Christogena or Christogenesis. Sa sabi ng English, Christmas. Yan ang sagot ko, Brother Eduardo John Mary. Pag may ginawa lang sismalo, mamaya yung Pasko na ano ay babasahin ko yung tanong mo. Kung meron bang mababasang Pasko sa Biblia, meron. Letra pang letra ba meron? Yeah. Tapos ano? Tapos naikitiwag pa sila sa atin ang Pasko. Kitain pag Tsibuena, etcetera, ganyan. Okay. Kaya di ba nagagali din sa relay yung nagagali din sa atin yung salitang 30 month pay. Bakit nagkaroon 30 month pay? Christmas bonus. Isa lang yung sa Christmas sa mga Puritans o yung tinatawag natin Anabaptist. Pero during the early Christian church, hindi yan issue kung December 25 o ano, basta kinagiriwang nila ang kaarawan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila issue na December 25 pa, ganyan pa. Bakit may Noche Buena pa? Bakit may mga ganyan pa? Ang tali sa Biblia eh, mismo ang Gabriel na nagpalita. Oh. Ang anghel, sabi, yes. Magkakaroon ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sa pagpapinilang sa araw na ito. Di ba? At yung tagapaglita sa bayan ni David sa Biblia. Malaking kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang sa araw na ito ang inyong tagapagligtas sa bayan ni David. Ang yun, ano sa Bible yun? Oh. Kagalakan sa lahat ng tao. Kahit sila hindi naniniwala sa Pasko, ito yung dumarating yung Kapaskuhan, nagagalak din silang lahat. Bakit? Makikitain, mamamasko, mangbangkir Noche Buena, manghihingi ng 30 Monday. Kasi naman sila sa pagdiriwang, ayaw lang nilang tanggapin yung katotohanan. Kasama rin yung nakikipagbatiin mo, Merry Christmas, sasabihin niyan, Merry Christmas to brother. Magugulat ka pa, nagpapatugtog pa ng pamaskong yan sa bahay nila, yung mga Christmas song. Magugulat ka, yung mga born again, nangangarulin pa, gamit-gamit yung mga kantang pamasko. Tanongin mo, December 25 ba? Hindi. Eh, ba't nangangarulin ka? Bakit sinasamit mo yung Christmas? Eh, sasabihin mo, sa pagano yan. Doon mo makikita na itong ating mga separated brethren, May masabi lang doon sa mga kapwa natin Katoliko na hindi alam kaya ipagtanggol yung December 25 o yung Kapaskuhan, ay makukonvert at makukonvert yan. Maniniwala at maniniwala. Actually, pagdating ng December, tatalakayin natin yung mga pagdiriwang ng mga bakit may Santa Claus, sino si Santa Claus, bakit may Christmas tree, bakit may Christmas light, bakit mayroong Noche Buena, bakit mayroong mga ganyan-ganyan. Medyo doche. Oo, lahat. Tatalakayan natin dito yan sa ating alamin. Malalaman Advent natin. Na ngayon, bro. Eh. Yes. Apo? First Advent. Yes, nung Sunday. First Sunday of Advent. Apo. Yan po yung unang araw ng kalendaryo natin, yung liturgical calendar natin, no? Yes. No, dalawa tayo, isang civil calendar at saka isang liturgical calendar yung ating ginagamit. Okay. So, wala pa yung ating kasamahan, sis Malo, baka ano lang ng bata, no? So may tanong po, bago ang lahat, kay Harry Caro, kay Van Cyril Tabuan, good evening. Pohan Strike, magandang gabi po mga kapatid. Lorena David, no? Magandang gabi po sa'yo. So, Bro Trebias, may idadagdag ka? Sa ngayon wala pa. Mamaya na lang pagka naisip ko. Okay. Si Bro Robert, Bro Trebias, baka meron ka pong isi-share. Alin po, tungkol sa Pasko, wala Christmas? Wala na Pasko eh. Opo, sandali, kukunin ko yung Bible ko na may Pasko mababasa. Sige. Baba,
dito kasi mahirap iwanan na walang magsasalita. Yung kapanganakan ng mismo ni Cristo, Pasko yan. Kaya tinawag na Pasko dahil Passover yan. Yung mula langit, magpa-Passover siya at na naging tao siya. Passover yun, or in Latin, Pasquad. Pasquad. Kaya tinawag din natin ng Pasko yung resurrection kasi from death niya Passover siya to his glorified body, di ba? So konteksto niya may konteksto niya, wala siguro verbatim as Pasko niya, pero yung meaning Pasko, meron talaga yan. Correct. Okay. Ito, hanapin ko. Kung gusto yung mabasa ng letra po, letra po ito. Ginawa kayo kay Juan Trinidad na salin. Okay. Tingnan niya. Okay. Natin. Kung nandito nga yun. Okay, no? So, hanapin ko dito sa ating sa New Testament na. Okay. Dali, Sige, Bro Robert, salita ka muna, Bro Trebias. Okay. Hinahanap ko pa yung talata. Medyo busy lang, Bro Mel, mga 5 minutes. Sige. Baka yung pinagtatalunan yung date, bakit sineselebrate sa December 25? Yan siguro yung pinaka usapan. Bakit sa December 25? Yan. Kasi dun sa nabasa ko, nag-research na ako dyan. Yung December 25, yung unang record na sinelebrate dyan ay nasa Roman Almanac. Yung record na nasa chronograph of Philocalus, yung Roman Almanac. Oo. Dated 336. So mas maaga pa yan kasi doon lang yung nakita eh, yung sa record. Historian niya. Mas maaga pa yan. Yung sa history. Tapos maraming theory dyan. Unang theory, yung kasing tinatawag na winter solstice na tinatawag, yung pinakamahabang gabi. Unang-una, yung sineselebrate ng mga Romano noon, pagano ay yung sun god, di ba? Actually na discuss niya ata ni sister ni brother nito. Ngayon, bakit ginamit 'yon? Unang-una, it makes sense na ang Panginoon pipili siya ng araw na kung saan magbibigay siya ng liwanag. So yung araw na 'yon yun yung pinakamahabang gabi. So doon siya pinang. At para masapawan yung ginagawa ng mga pagano noon na sineselebrate yung sun god. So isang paraan yun para makalimutan yung araw na yun na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So imbes na magsamba sa Diyos-Diyosan, sasamba sila sa tunay na araw, tunay na liwanag na si Kristo. Hindi yung paganong Diyos ng araw. So, isa yan sa mga explanation na nabasa ko. At marami pang explanation. Salamat, Dr. Dias. Ito na yung kay Juan Trinidad. No? Saan daw mababasa yung Pasko? Ito. Wala lang sa alin itong mabigil eh. Sabi rito.
Okay. Ang kanyang mga magulang ay naparoon taon-taon sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. At siya yung 12 taon na Pasko to eh. Pasko ang nakasulat dito. Ayan. Okay, kung mahilig sa letra for letra, saan daw ito? Ito pa. Sa Lucas din ito. Nalalapit na ang kapistahan ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Pasko. See? Yung Pasko, ginamit dito na salita Pasko. Okay, ito, Taiwan Trinidad dito. Taiwan Trinidad na Biblia. Okay. Wala nang saling ito mabibili. Okay, so dito na kayo pagka naghahanap at nahilig sila sa mga debate na letra for letra, saan mababasa ang Biblia, mayroong Pasko. Ayan na, tapos na. Okay, saan di mababasa sa Biblia na mayroong salitang Christmas? Yung sa The Boys Bible, mayroon din Christmas doon. Kaya yung mga mahilig sa letra, letra for letra, napapasubo eh, sa mga ganong mga showdown. Actually, dapat nga iintindihin nila yun. Ano ba yung Christmas kapag tingnan natin? Ito yung kapanganakan o yung pagdating ni Kristo dito sa ibabaw ng mundo sa kanyang pagiging katawang tao, sa kanyang pagkakatawang tao. Yun ang sineselebrate natin. Hindi yung si Winter Solstice, hindi si Mitras, kundi yung kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. At itong Winter Solstice na to na sinasabi natin sa pagan panahon ni Aurelius, no? Ni Emperor Aurelius, 274 or etc. Basta 270 AD mahigit, no? Sinele-celebrate nila ito. No? At ito ay pumapatak ng December 17 hanggang December 23. Hindi ito umabot ng December 25. Kaya sabla yung mga sinasabi nila. Kristo yung ating sinaselebrate. Hindi po, ang sinaselebrate po natin ay si Kristo, yung kanyang kapanganakan, hindi po yung sun god na pagan. Tandaan natin si Kristo ang righteousness, son of the righteous. No? Okay. At sumilang yes. sa inyo ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon na nandito yun, the son of righteous, sabi doon. No? At si Kristo ang liwanag. Sabi niya, ang Diyos ay araw. Sabi sa Biblia ng Salmo, ang Diyos ay araw. Ayan, no? Sabi niya, yung gandasan daw. Eh, sabi niya, ang Diyos ay araw. Sabi ng Salmo. Paano ngayon? Di ba? Kung gusto niya nila letra for letra, doon niya napapasubo eh. Sabi mo ba sa ang Diyos araw? Ayan, meron. Ang Diyos ay araw. Nasa spelling. Oh, mahilig sila sa mga letra for letra. No? Kapag sumakay tayo, lagi doon silang mabibitag niya. Hindi nila alam yung mga context ng text. Basta alam nila text lang, walang context. Okay, so, kaya mo tatalakayin natin yan pag pumasok ang December, unti-unti natin niyang bibigyan ng magandang istorya at paliwanag tungkol sa mga sineselebrate. Bakit may simbang gabi? Bakit nagbibigayan ng regalo? Tandaan natin si Kristo nga, yung mga magulang niya tinanggap ng regalo ng mga pagano eh. Yung tatlong magi na nagbigay ng handog, frankincense, myrrh and gold. Mga pagan 'yon, hindi 'yan ano. Mga pagan 'yon. Oh, bakit tinanggap ng mga magulang ni Kristo nang siya hinandugan nito, binigyan siya ng myrrh, eh, mga pagan 'yon. Regalo 'yung kay Kristo. And they offer their gifts, sabi, their gifts, regalo, gifts. Andiyan 'yan. Ha? Kaya yung mga ano pagka yung mga inaanak ay ibang sekta at hindi naniniwala sa Pasko, magmamanasan nila ng regalo ko. Hindi ka naman naniniwala sa Pasko. Magagalit pa sa iyo yun. Magagalit pa sa iyo yun. Patayin yung regalo, hindi ka naman naniniwala sa Pasko. So doon natin makikita no, na itong ating mga separated doctrine. Mema lang, may masabi lang against sa Catholic Church na ating sinicelebrate. Gagawa at gagawa ng mga argumento to para maraming mapaniwala sa mali nilang paniniwala. Okay? Wala, may tanong na dyan? Kaya, wala pa si kumparing Renato. Wala pa ba? Bro Renato Sumpay. Okay lang yun kung wala siya. Kaya tayong mga tanong dito sa IDPNC. Good evening po sa lahat. Fernando Pasione. Magandang gabi. Ay, magandang gabi po, Bro Ferds. Bro Ferds, magandang siya, ay, sis Lorena David. Ayan. Okay. Sige po, Bro Eduardo. Okay.
Okay. So, may tanong na po? So, question po. Okay. So, may tanong. Mamanji, Serenis. Iba yung tanong ko, mamaya na. Go, Angie. Ma'am Angie. Oh, maaga tayo matatapos yan. Wala na kayong tanong. Maraming tanong. Para po sa ating si Bro Trinidad, baka may itatanong. Tama. Taga na lang po daw siya. May gagawin. 2 minutes. Ay, yung kay Trinidad, oh. Binabasa 2 minutes, may gagawin po. Itang Pasko nandiyo dito. Grabe na naman yung mga tulig sana, mga kaiba yun sa panin. Alam niyo po ba, did you know, ayan, did you know that the birth of Jesus Christ, ewan ko lang, baka magalit ang sa mga kapatid po natin na mga MCGI daw, ano ba, Bromel, di ba? October 16. At sa mga kapatid po nating mga ano ba yung kinabibilangan ni Bro? Ano ba nga? And then si... Ano ba to? SDA? Hindi siya SDA eh. Hindi ko alam kung sino yun. Si... Rian Puentes? Baptist yun. Ayun, yung Baptist ay April 1. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong computation ang ginawa nila. Ang tanong ba, magamit niya yung kalendaryo ng Gregorian? Di ba? Gregorian calendar yan. Dapat gamitin niya yung sarili niyong computation. Ginagamit niya yung December 21-5 sa Biblia. Hanapan mo rin ang April 1 sa Biblia yan at saka ng October yan sa Biblia. Walang ipapakita. Sarili calculation. Di ba? Pero kasi kung titignan mo, di ba, Bromel? Yung calculation na ginawa ng ating simbahan, kung titignan natin yung Feast of the Annunciation is March 25. Di ba? March 25. So, di ba doon inihayag ng Angel Gabriel. So, mag-add ka lang ng 9 months. Di ba? So, normal, sa isang normal na babaeng buntis, siya ay magdadala ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. So, magbilang ka ng March, then April. Simula ka ng April. Patak ng December. December. So, bakit 25? So, kung titignan natin, di ba, si John the Baptist ay matanda ng 3 buwan kay Jesus Christ. So, nung dinala sa templo, si John the Baptist ay buwan ng Tishri sa Jewish calendar. So yun ay pista ng templo, Feast of the Tabernacle pala yun. Feast of the Tabernacle. So kung titingnan po natin sa Jewish calendar, yan po ay September, tama ba, Bromel? September 22 something, basta ganon, yun po yung kanilang kapistahan. So, 3 months older ang So, 6 months na matanda si John the Baptist. Yes. Doon, inialay ang Juan Bautista doon sa kapistahan ng Feast of the Tabernacle. Diba? Umahon sila sa mundo kung nandun yun eh, diba? Doon sa Lucas. So titingnan mo po 'yon. 'Yun yung pinagbasihan po. 'Yun yung calculation ng ate. Pinanganak si John. Hindi nila kinatutulan yung Genoa June 24 nakapanganakan ni John. Hindi nila kinatutulan, pero bumilang ka mula June 24, 6 months ang tanda ni John kay Jesus bago ipinanganak si Kristo na nakapakita. Ay 6 months pala. 'Di ba? Kaya December kung titingnan mo yung calculation ng simbahan. At saka during the time ng Apostolic Constitution, 70 AD, may record na ang mga early Christian na sila ay nagdiriwang ng December 25. Ito po yung pinakamadaling calculation noon. So meron ako rin itong calculation ng priest because ang haba. Paano nila na-compute yung mga ganyan? Ano nila na-compute yung April at October 16? Hula doon. Ay, hula hoops. Sa February 2,
bibilang ka ng 40 days sa paglilinis kapag mga nakaisang babae, papatakbo December 25. Oo. Hanuka. Sa pagka ang babae ng anak ng 40 araw, pupunta sa templo, maghahandog, di ba? Maglilinis yung tinatawag nating dedication sa temple na si Jesus, di ba? Pinandog doon kasama yung mga Birhen Maria dahil sa kanilang ritual na paglilinis. Pumapatak yun yung kandelaria natin. December 25. Dahil 40 araw pagkapanganak ng babae, dapat ito ay maghahandog sa templo para patuloy na siya ay malinis na sa kanilang ritual na paglilinis sa kababaihan pag nanganak. Bilangin mo, pasok yung 25. Yung bilang yata marunong mag-calculate yung ating mga separated breath. mga kapanalig, may sasabihin lang ako po. Sige po. Para lang po, bawal po sabihin natin na Xmas. Dapat Christmas, hindi Xmas. Kasi kapag Xmas, para tinagal natin si Kristo sa Pasko. So dapat Christmas. Pwede naman talaga yung Christ as an X. Eh. Diba, Bromel, inano mo na yan dati, no? Hindi talaga ginagamit yung X na yan. Yung Kiro. Ang mahilig sa Jejimon na. Tsaka yung X. Key and the row ang symbol nun eh. The key and the row. Yung P sa pare, tsaka yung X. Ibig sabihin nun, the key and the row. Ayun, the beginning. Akala nila yun yun. Akala nila yun yun. Ano lang naman yun? Shorten? Apo, pero hindi po yun applicable na... Hindi po accepted. Hindi po accepted sa turo ng Sibang Katolika na i-shorten yung Christmas. Dapat Christmas mismo. Dapat, hindi pwede yung Xmas kasi kahit si Jesus kasi hindi tatanggap yung sagot na yan. Para siyang kababawat at katangahan na sagot. Alam naman natin yung variable na X eh. Talagang X. Yun yung 10. Pag sinabi mo yung sa Roman. Lalo na ngayon sa cellphone. Di ba? Lalo na ngayon sa cellphone. Na, no, na mga text. Oh, isa lang sinasabi, Happy Holidays. Hindi, dapat Merry Christmas. Hindi. Yes. Hindi ka tanggap yung Happy Holidays. Kung tutusin ka yung Happy Holidays, yung holiday galing sa salitang holiday. Holiday. So dapat, iakma natin dapat yung tamang pagdiriwang na dapat Merry Christmas o maligayang Pasko, hindi Happy Holidays. Katulad ng nangyayari sa US, imbis na Merry Christmas, naging Happy Holidays. So dapat, dapat Merry Christmas. Hindi naman Katolik kung galing yun sa mga Protestante yung Happy Holidays ngayon. Galing sa atin yung Happy Holidays. Kasi galing sa atin yung kapanalan eh. Ginamit yun ng dalawang nag-invento ng... Ginamit ang Protestante yun. Santa Claus. Yeah, holidays coming. Sila yung nagpauso nun eh. Kaya holiday, ano yung Happy Holidays ginagamit nila mga Protestante yun. Hindi yung galing sa simbahang Katoliko. Yung bati yung Happy Holidays. Inagap, ginaya, pero hindi naman turo ng simbahan yun. Merry Christmas! Yeah. Oh, Merry Christmas to. Ganun. Okay, may tanong pa? Okay. Wala pa. Bakit dito walang mga pumapasok sa atin na mga separated brethren, ano? Okay, laman. Di ako hiwalay sa Panginoon Diyos sa Sibako to kahit ikamatay ko pa. Hindi kailangan ako maghiwalay. At kamamatay ko to. Okay. May tanong pa. Pinanganak sa Diyos, di ba? Pinanganak akong Katoliko. Pinalaki akong Katoliko. Mamatay akong Katoliko. At manatira akong Katoliko. Okay. May tanong pa? Romel. Yes po, ma'am. Ano mo kaya yon? Yung ano ba sa SDA? Kasi wala namang nagtatanong, ano? Yung sabi niya na parang umuo yung isa, sabi niya na symbol lang daw ang body of Christ. Hindi po, ang body of Christ hindi po. Talagang si Kristo po yun pagdating ng tinatawag natin. May binasa siya sa Biblia. Hindi ko lang maano kung ano yun. Hindi po symbol yun. Oh. Literal po na nagiging tunay na katawan at dugo nito. Transubstantiation. Tinatawag doon. Sa Greek, kinagamit ko ng mga Grego o ng mga Eastern na metameiosis. Sa atin, transubstantiation. Yes. Sa kanila, metameiosis.
ito meiosis sa kanila, sa ating transubstantiation. Ito ah, sabi ni Jesucristo sa atin, mas mapalad yung naniniwala na hindi nakikita kaysa yung nakikita mo naniniwala. Yun. Yun ang mapalad doon. Panindigan natin, Mama Angie, yung sinabi ni Jesus, kapag ang Diyos ang nagsalita, may nangyayaring kababalagan. Handa yes. Natin. Pag sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, kainin niyo ito. Totoo yun, hindi yan ang sisinungan. So, pag sinabi ng Diyos, may nangyayaring kababalagan. Dinampot ang tinapay, pinagpira-pira. So nang ipinapakain, tinapay niya ba? Hindi. Tanggapin ito at kanin, ito ang aking katawan. Hindi sinabing ito ay isang tinapay. Walang sinabing ganon si Kristo. Dinampot niya, tinapay, pinaghati-hati, tinapay. Nung ipinapakain na ano? This is my body. Eat it. See? Di mo makikita yung transubstantiation. Nung dinampot, tinapay, nung pinapakain, katawan na. Actually yung SDA na yun ano ate para siyang si ano si Judas Iscariote. Ito po Mama Angie, hindi na po ito galing sa kay Brother Mel. Kaya po natin magmarino ng ito. Ito po, ito na, ito papakita ko yung libro ako ano yung sabi. Gagamit ko ng mga kaparian. Dapat alam nila to. Sabi rito. Eucharist elements. The visible matter of the sacrament, bread and wine, which by the words of consecration are changed into the body and blood of Christ. Sa pamamagitan ng consecration, ito ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero kung walang consecration, in the world of consecration, ay talagang literal na tinatay yun. Pero kung magkakaroon mo yes. ng tinatawag na, sabi nito, no? Bread and wine is the words of consecration are changed into the body and blood of Christ. Doon yes. po nagkakaroon ng tinatawag natin transubstantiation na ito ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero kung wala pang consecration words, literal na tinapay yun. At saka literal na alak yun. Di ba? O yan, hindi pa ako may sabi na dito. Nagkakaroon ng kaganapang transubstantiation sa pamamagitan ng salita na mayroong consecration, the elements na body na bread and wine turn to the real body and blood of Christ ayon dito sa ating dokumento ng simbahan. Ginagamit ito ng mga pare. Ayan, nakita ninyo. Ngayon, inilapag doon. Body ba at blood ni Kristo? Hindi pa. Bakit? Wala pang consecration na nagaganap eh. Pero nagkakaroon ng transubstantiation, dapat alam natin. Anong sasabihin ng pare? Panginoon, gawin mong tinapay, gawin mong tunay na dugo at tunay na katawan ang tinapay at alak na ito. Yun, unti-unti na yun. Habang nagpe-perform na yan, no? Di ba? Kapuri-puri ka, Panginoon. Kapuri-puri ka. Mga ganon, nag-umpisa na siyang magsalita ng words of consecration, doon na nagkakaroon ng transubstantiation. Pero kung wala pang words na na consecration, literal na tinapay yun at saka anak. Yes. Just ordinary host. Pero pag nagkaroon na consecration, doon na yun nagiging true body and true blood of our Lord Jesus Christ. Tutuloy ko. Sabi ito, bread and wine which by the words of consecration are changed into the body and blood of Christ. The pressed bread used is of a wheat in the Roman Rite unleavened. Sa atin, unleavened bread, no? Hindi mo pwedeng gumamit ng tinapay na galing sa bakery. Tandaan nyo yan, no? Hindi po yun. Dahil ang mga tinapay na galing sa bakery, may mga leaven yun. No, hindi natin. Yes. Libadura. Yung unleavened sa Eastern Church, unleavened ang ginagamit nila sa atin unleavened. Tuloy natin. Okay. Ang ano po, ang trivia lang po, ang ostya po ay gawa po sa trigo. Hindi sa kung ano-ano lang. Yes, okay. Yung salitang ostya, ibig sabihin nun ay Latin language yun na sacrificial victim. Yun ang ibig sabihin ng ostya. Okay, tuloy natin. The wine is to be fermented from the juice of grapes with no additives. Walang ina-add doon sa grape juice na ginagamit
ng maswine sa maswine. Walang dinadagdag doon. After na ang grapes ay ipinerment, yun na yun. Walang ina-add. No? Wala. Kaya, paabisabi sa akin yung sampare na nagbigay dito, Bromel, tinesting ako. Paano kung walang ngompo o waswan? Anong pwedeng gamitin? Father, red wine. Yes. Paano, brother, kung walang red wine? White wine. Yes. Bakit? Kasi mga gawa po yung sa ano sa grapes ayon sa ating nabasa dito ang gawa. Ngayon, kung walang white wine, walang grapes, anong pwede mo pang gamitin? Sabi sa akin. Tinanong talaga ako, Father, brandy. Ha? Sabi niya. Brandy, bakit? Because brandy is made from the grapes of juice. Pagkat ang brandy, bakit nagiging brandy? Yung grapes kapag ka iyong pinerment ay wine. After ng fermentation ng wine, ginawa dumaan sa distillation, ang result, brandy. Tawa siya sa akin. Correct, sabi sa akin. Ha? Nakita mo, sinabi niya. Pero yung mga tequila, yung mga ano, hindi pwede yun. Basta yung alak na gawa lang sa grapes at walang idinadagdag na anumang additional na mga ingredients. Basta made from the grapes of the juice ang aking gagamitin during that time sa pagminisa. No? Hindi naman mawawala ng mompo yan. Daming gumagawa ng, hindi lang mompo, meron pang ang cardinal na tatak, di ba? Meron pang Santo Papa na tatak na maswan. No? Tuloy natin. The external appearances of the elements remain after the consecration, yet they are the sacramental sign of the body and blood of Christ, replacing the reality of the bread and wine. Ayan. Replacing the reality of the bread and wine. The whole and entire reality of Christ is present under the appearance of these elements. And so they become spiritual food, not natural food. Ayan. Spiritual food, not natural food. Sabi rito. Ayan. Ginamit ko na to. No? Di natin dapat meron tayo nito, maiintindihan natin yung Eucharist kung paano pinapaliwanag. Tandaan natin, pagka ang ostya at ang vino ay walang words na consecration, literal na talagang pinapayon at saka alak. Okay. Paano nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng consecration words? Yung nagtatransform na tinatawag sa Greek na metaiosis. Metaiosis ba yun? Basta nando doon, no? Doon na nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Even si Satanas naniniwala sa transubstantiation. Baka hindi niyo alam. The real, ang transubstantiation po, ang ibig sabihin niya, a substance turned to another real substance. Alam ni Satanas yan dahil ang sabi niya kay Kristo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Di ba? Substance of stone turned to the real substance of bread. Pinagagawa niya kay Kristo. At nakagawa ba si Kristo ng transubstantiation? Yes! During the wedding feast of Cana. Yung water, the substance of water turned to the real substance of true wine. See? Transubstantiation yun! Di natin makikita even ang demon. Ang nakapagtataka, ito mga separated brethren natin, hindi naniniwala na kayang gawin ang vision. Di ba? Isisetanos na, naniniwala yung bato, kayang gawin totoong tinapay ng ating Panginoon. Transubstantiation yun. Yung alak na naging bitumig na naging alak, transubstantiation yun. The real substance of wine, the substance of water turned to the real substance of wine. That is called transubstantiation. Yun ang definition ng transubstantiation. A substance turned to another substance. Okay? Hello, bro. Siguro, bro, no, ang pinaka-rason siguro bakit hindi tatanggapin sa ibang kaibayo natin yan, eh, kasi wala silang pare. Wala. Wala silang pare. Kasi only the priest can consecrate. Dahil kapag tatanggapin nila yan, hindi nila magagawa. Kasi wala silang priest eh. Kaya nga tinatutulan talaga nila yan. Wala pa nga silang pare, pero may silang obispo. Ang gulo, no? Wala silang pare, pero silang obispo. No, sa atin, sa mga Greek, metosiosis ang tawag doon. Metosiosis. Yan ang tawag sa kanila. No?
sa mga Greek ginagamit nila yun. Sa ating translation. Pero paalala lang po, wala sila karapatan na i-claim yung kanila yung title na obispo kasi sa Sibak Katolika lang ang title o position na obispo yung sa kanila. Tayo may mga office of the bishop, office of the deacon, office yes. Of, sila wala. Wala ng office of the pastor sa wala silang otoridad para i-claim ng ganun. Wala silang otoridad. Kumbaga, yung bishop na title, galing kay St. Peter na binigay ni Yesu Cristo yung susi kay San Pedro na unang Santo Papa hanggang sa kasalukuyan ngayon. Okay, so hey, bro, hey, series, may tanong ka, bro, Ichi? Tandaan natin, no? Literal na tinapayat alak yun kapag ka walang words na consecration. No? Pero bakit hindi na elaborate ni ano? Ayaw po kayo mag-mention ng name dito, ma'am. Naku, nakakatakot yan. Huwag niya i-mention. Gabi, tumitira na naman tayo. Hindi, hindi ako nag-mention. Oo, huwag po. Huwag, ayaan niyo siya po. Oo, kanyang diskarte yun. Oo. Ayaan niyo na lang po sila doon. Ma'am. Iwasan natin yung guys, sasabihin, nanintimitira tayo naman ganyan. Ayaw na ayaw ko pa naman yung ganyan. Hindi naman natin mga kalaban yun eh. Tayo po kinikilalang kalaban nun, pero sila, hindi natin sila kinikilalang kalaban. Okay, tayo, na-identify nilang kalaban tayo. Hindi, kumbaga nililinaw lang. Siyempre, kailangan, kung hindi man sabihin natin, ano natin na na-elaborate doon? Kung ano yung kaya nating i-elaborate doon sa topic na yon, syempre, ibigay natin. Diba? So, kanya-kanyang paraan ng paliwanag para mas maunawaan ng tao. Diba? Ganun yun. Okay lang yun, bro. Okay. Hindi, wag lang mag-mention ng name. Baka sabihin. Wala naman. Hindi pa naman nag-mention. Kasi ulitin natin, ha, yung alak at tinapay, literal talagang alak yon at tinapay yon. Nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon yun, truths through the words of consecration na nandoon sa authority na ibinigay ng Panginoon Diyos sa simbahan at ibinigay simbahan sa mga kaparean. Mga pare lang ang may authority na makagagawa noon. Actually, sa totoo lang, during the early Christian church, ang nagmimisa lang, obispo, hindi yung pare. I-research niya yan. Bro. Yes, early Christians. Bro. Yes, anong, thank you. Anong dating sekta ni Bro Paul Alima? Jehova. Di ba parang meron din yata silang yung 100,000 na yun? 144,000? Oo, na pwede raw makasalo sa... Literal nila yun. Paliligtas. Oo. Literal yun. Ibig sabihin mo, yung 144,000 na yun, nasa baba din eh. At nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ng sino man. 70 times 70 yun eh. Ibig sabihin ng 70 times 70 na mo, 144,000 ang result. Ibig sabihin yun, mga hindi kayang bilangin, mga multitude ang nakita niya yun. Kaya yung 144,000 na yun, may significance yun. Pag inaral natin yung gematria at saka quantity at saka tinatawag natin symbolical number sa Biblia. Yun yun. Ibig sabihin na 144,000. Symbolical yun. Yes, symbolical yun. Pero bro, ang point ko, yung parang ayun yata yung isang nag-ano sa kanya na magbalik sa Katoliko. Kasi parang meron din yata silang Eucharist na ano, pero hindi siya nakakasali. Actually, hindi naman Eucharist tawag nila doon. Eh. Basta parang ganun, bro. Kasi pag sinabing Eucharist, bro, ibig sabihin nun ay Thanksgiving. Kalikang English. Di ba, Sis Malong? Thanksgiving. Eucharist. Anong tawag sa kanila nun, bro? Yung term nila ron? Hindi ko lang din alam. Oh. Kaya yung salita ng mga ADD, yung salitang pasalamatan, pag in-English mo yon Thanksgiving. Pag ginamit mo yung Greek, Eucharist. sa mga INC natin mga kapatid, no? Meron silang pasasalamat. Santa Cena. Hindi, pasasalamat. Di ba nakalagay? Salamat din. Ibig sabihin ng Thanksgiving. Pag ginamit mo yung wikang Greek, edi yung karis. May nagkaganon. Iba-iba lang nila, no? Oo. Kaya sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng Hudyo sa Thanksgiving sa mga Jews ay Hodia. Hodia. Pagka plural, hodiot. Ayan. Hodia sa kanila yon, Thanksgiving. Hodia. Ayan. Kasi pagka IA ang huli, singular. Gagawin ang plural, papalitan mo ng OT.
Hodiyot. Ayan. Kaya mitzibah. Magiging mitzibah. Mitzbot. Mitzbah, mitzbot. Ganun yun. Paggamit ng mga word yun. No? Hodiyot. Sa Thanksgivings. Pagka may S, kay narami mo. Pag singular, hodiyah. Ayan. Kay meaning yun. Kaya dito natin makikita. No? Okay. So, salamat, Bro Ichi. No? Sila rin merong ganyan eh. Kaya lang ang tawag natin sa atin ay Thanksgiving o Holy Eucharist. No? No? Holy Eucharist. No? Galing yan sa salitang Greek na Eucharist. No? Doon yan, no? Holy Eucharist. Yan. Ngayon, ito ang nakakatawa. Sa kanila, hindi nila ginagamit yung Eucharist, pero ginagamit nila ay banal na hapunan. Di ba? Pero sa umaga ginaganap. Di ba? Banal na hapunan. Banal na hapunan sa umaga. Ayos, ano? Tayo, tinatawag ba natin banal na hapunan yon? Kasi maaga, tanghali, hapon, madaling araw, ginagawa natin yon. Ang tawag natin doon, Holy Eucharist. Di ba? Di ba once a month lang sila? Ang po, tuwing malapit na mahal na araw, ginagawa yata nila yung pag malapit na yung mahal na araw nila, nagkaganan sila. Was, yung ibang born again, di ba kaila Pastor Ferdy, meron din. Din meron din sila. Meron din sila. Once in their blue moon lang pala sila. Meron din silang ganun, no? Actually, hindi naman tinatawag ng simbahang Katolik kaya na banal na hapunan. Eh. Tinatawag natin yan na Thanksgiving o Holy Eucharist, no? Yun ang tawag ng simbahan niya. Bakit Holy Eucharist? Bakit di banal na hapunan? Eh, ginagamit sa umaga, ginagawa sa madaling araw, ginagawa sa hapon, ginagawa sa gabi. Di ba? Kaya pasasalamat. Tingnan yung sinabi ni Kristo. Nang gabing bago siya ipinagkanulo, di ba? Sabi ng Biblia, no? Nung gabing ni San Pablo pala, ang gabing bago siya ipinagkanulo, dinampot niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Nagpasalamat. Tingnan mo, nando doon, Eucharist, nakalagay doon sa Greek. So, meron kayong... pagka sinabi ang pasasalamat sa ibang sekta, parang may sobre ang nakalakip. Tidings. Ayun ang tumatatak sa isip ko eh. Yes. Okay. Kaya din mo malalaman, kaya nga sinabi ni Jesus, anamnesis, di ba? Remember, do this in memory of me. Anamnesis. Yes. Sa Greek, di ba? Sa Hebrew, Zekaron, inaalala nila yun. Yung Passover na yun, nung sila ay lumabas sa Egypto, yun yung tinatawag ng Passover meal nung sila ay lumabas sa Egypto. Tinatawag nila itong remember sa Greek. Ipanan nila yun sa Diyos. Ayan. Kaya yung ginagawa nila doon, pagpapaalala yun na meron silang pinag-inom nung lumabas sila ng Diyos sa Egypto. Sa karon, ginamit sa Hebrew. Sa karon, papasalamat sa Diyos. Anamnesis, remember. Okay, so, Roichi? Eto, dumadami din yung mga best friend na ano ba. Okay, may tanong pa? Okay. So, yan. Di, meron dito si Annalyn Corrales. Ano to? Magandang gabi po. Pakipaliwanag po yung John 9:31. John 9:31? Ano ba yung sinasabi dyan sa John 9? Kung meron po kayo mga katanungan, okay. Kung mayroon po kayo John 9:31, ano ba yung sinasabi ng context doon o yung text, ano, tingnan muna natin yung text. John 9:31. Parang ito yung ano eh. Ito yung sinabi ni Jesus, ito ba yun? Kung di ako nagkakamali ay tungkol yata yung sa ano, sa alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos yung mga makasalanan, parang ito ba yun? Tingnan mo nga dyan, Sis Malo. Oo, yan nga yun. Okay. Alam natin, ito nga, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Actually, wag mo itong ililiteral. Lahat ng mga panalangin, karaingan ng mga masasama at mabubuti, naririgyan ng Diyos. No? Wag mong lilimitahan yung all-knowing, omnipresent, omnipotent, omniscient ng Diyos, no? No, tingnan mo yung pagkakasabi rito, no? Bakit hindi sila pinakikinggan, no? Actually, pinapakinggan na sila ng Diyos. Kaya lang hindi sila nire-replyan ng Diyos dahil nga yung humahadlang sa kanila, yung kanilang mga kasalanan, no? Hindi ibig sabihin dito, no, na hindi talaga pinapakinggan yung taong makasalanan ng Diyos. Hindi po. Naririnig ng Diyos yun. Kaya lang, hindi lang niya yung nire-replyan, no? Hindi parang po. Ganito yan, bro, Mel, eh. Nagalit ako sa kapitbahay ko. Gusto ko sana madisgrasya ho yung tao na yan. Walang yan. Diba?
Pakinggan kaya ng Diyos yun. Hindi. Sinusumpa mo yung tao. Sinusumpa mo yung tao. Sana Lord, mamatay na yung kapitbahay ko. Narinig niya yun. Pero bakit din niya nire-repent? Masama yun. Mortal sin yun. Yun yun. Mortal sin yun. Oh, di ba bro? Oo, ganun yun. No? Lahat ng panalangin. Cursing others is a mortal sin. Yes. Lahat ng panalangin natin, masama man sa kapwa o sa ano, narinig ng Diyos yun. Kaya lang, hindi niya yan binibigyan ng kasabi. Conforme sa panalangin, no bro? Yes. Narinig na yun. Ito, kapanalig. Example, sandali bro, Edward. Ako. Sige po. Diba, Panginoon, alam ko pong makasalanan ako. No? Alam niyo pong mga ganyan ako. Humihingi po ako ng tawad sa iyo. Pero alam ng Diyos na makasalanan. Sa tingin mo, hindi ako narinig ng Diyos. Narinig ng Diyos yun. Pansinin mo yung makasalanan na nananalangin doon na dinadagukan yung dibdib. Sa isa dong pariseyo na, Panginoon, araw-araw ako nag-aayuno, nagbibigay ako ng ikapo. Sino yung kinalugdang panalangin? Yung publikanong makasalanan doon, no? Oo, oh, yung sample na. Oh, yun ang sample ko sa tanong mo, no? Ganda nga yung sample na yun. Kaya lang, yung intention ang tinitingnan ni Diyos kung sasagutin niya yun o hindi. Yun ang sagot ko doon. Yun ang context na. Yes, ganito po, ang Panginoon Diyos, sasagot siya na tatlo. Yes or oo, kung ikabubuti sa'yo. No or hindi, kung kasasama sa'yo. Wait or maghintay ka sa takdang panahon sa in God's time. Yun. Kaya, maging patience lang. Manalangin. Patience lang. Magdasal kahit kabutin ka ng ilang taon. Doon ka ititest kung may faith ka, kung may trust ka sa Kanya. Amen. So, yun, no? Hindi, wag mong ano na lahat ng kasalanan. Paano kung ang tao, lahat ng tao makasalanan, ibig sabihin, hindi ang pinapakinggan ng Diyos. Ganun ba? Hindi ganun yung context niya, no? Yes. Okay. Hello, bro. Kaya itong verse na ito, bro, hindi ba ito pwedeng gagamitin natin ito, bro, nga? Kaya kailangan natin ng intercession. Kailangan yes! Natin... kasi we are all sinners kaya nga mo interested tayo sa mga saints para pakitinggan yung ano natin di ba pwede natin yan ano? Correct 1 Timoteo 2:1 sa English basahin mo ron kailangan natin ng intercession tsaka supplication so, basahin mo sa KJV Moses Malo tingnan mo babasahin natin sa Timoteo tama sinabi ni Sir Hayles ito yung intercession na kailangan gawin ng mga tao no 1 Timoteo no ito po ang sagot natin. Okay. Ito. Sabi dito, this is at I. Tuloy na ka. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. And now, di ba? Si Silas? Si Reyes? Tama. Sama intercession. Nananawagan ako sa inyo. Nagsusunakit. Nakikisuyo o nagsusumamo ko, I exhort therefore that first of all, nauna si lahat, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. O lahat talaga, inutosan niya. Yeah. Kaya nga, ano eh, saktong-sakto dyan yung chaplet of the divine mercy. Right. Yes. Kapag nagdasal ka, yung pangako doon ha, yung pangako doon na inireveal ng ating Panginoong Jesus kay Santa Faustina, na kapag nagdarasal ka ng chaplet, di ba, inilalapit mo doon yung mga taong makasalanan. Ba? Amen. Yan yung pinakang sabi nga eh, yung awa at habag ng Diyos. Kapag nagdasal ka ng chaplet, inilalapit mo doon yung mga taong mga makasalanan, yung mga taong nawawala ng pag-asa, yung mga taong mga hindi nagsisimba. Yung awa at habag ng Diyos, inilalapit mo doon para sa pagdadasal ng yung sa pamamagitan ng pagdadasal ng chaplet na yon ng mabatalang awa. So yung po napaka-importante po. Libro previous yata may tatanong. Parang nasa ano, nasa Diary of Saint Faustina po. Yes, so nandun po yun. Sige, bro Trebias, sige po. Baka may tatanong. Hindi, kasi naalala ko yung verse na yan. Yung nagsasalita niya, yung bulag. Na hinil ni ng Panginoon. Ngayon, di ba yun? Ngayon ba, tinatanong siya ng mga pariseo. Sabi niya, ano ba talaga ang nangyari? Sabi niya,
nagtatanong sila. Sino talaga ang ano niyan? Ang naggagamot sa iyo. Tapos kung babasahin niyo yung 30, yung buong text. Ah. Oh, kung babasahin yung buong konteksto, pero kahit bumalik ka sa 30. Bartimeus 'yan, eh, si Bartimeus. Sabi niya, sumagot ang lalaki, ikat. Iyan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Patungkol to kaya sa Panginoong Jesus. Kayong man, pinagaling niya ang aking mga mata. Ngayon, punta tayo sa 31. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang nakakapagpagaling ng mata ng taong pinanganak ng Diyos. Wala pong magawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. So, pinagtatanggol ng lalaking bulag, na bulag mula pagkasilang, ang Panginoong Jesus. Kaya niya nasabi na alam natin na hindi pinapakinggan ang taong makasalanan. O hindi pinapakinggan ng Diyos ang taong makasalanan. Pinagtatanggol niya na ang Panginoong Yesus, kung makasalanan siya, hindi siya mapapagaling. Hindi siya mapapagaling. At pinagpatuloy pa niya na galing si ang Panginoong Yesus sa Diyos. So kung titingnan natin yung konteksto, actually, yung sinabi nung bulag ay paraan ng pagtatanggol niya sa matuwid na Panginoong Yesus. Matuwid ang Panginoong Yesus. Tunay na ang Panginoong Yesus ay matuwid. Walang kasalanan. So, ngayon, kung i-apply natin yan sa ating mga sarili, of course, hindi natin mapapagaling yung bulag kung makasalanan tayo actually. Hindi rin tayo pakihinggan ng Panginoong Diyos kung makasalanan tayo at magpapatuloy tayo sa kasalanan. So, yun po yung nakikita kong konteksto nung salita, nung verse po na yan. Amen. Yan lang po. Actually, kung bakit ganun yung pagkakasalita, may nakapaloob dyan na tradisyon at kultura ng mga Diyo. Kapag ikaw pinanganak na mayroong kapansanan sa kanila, ibig sabihin, yung mga magulang mo, may lumigat na kasalanan na gawa. Tama ba si Smalo? Kaya akala nila, portion ng Diyos sa kanila. Kaya ganun yung pagkakasulat that time, no? May mga kostumbre kasi sila, eh. Na kaya ganun yan, pinanganak na bulag, yung mga magulang yan, may mga words na ginagawa, mga ganyan, kung magano, portion ng mga anak. Kasi di ba kung babasahin yung ano, naparurusahan ko ang sino mga ganito hanggang sa ikapat na salang lahi. Kaya paniwala ng mga Hudyo, na kapag may pinapanganak na gano'n, may detekto sa sinapupunan ng mga magulang, ekors yun sa kanila. So, hindi po yun, no? Kaya yun po gano'n yung pagkakasabi dun sa teksto na yun. Na ikaw ba'y bulag? Oo, kasi mula nung pinanganak ng si Bartimeo, kung di ako nagkakamali, correction is needed, no? Ito si Bartimeo, eh. Kaya nga Bartimeo, anak ni Timoeo. No? Bar means son. Ay, bar means, tama. Bar means, tama. Son of Timeo, ibig sabihin niya Bartimeo, anak ni Timeo, no? Na ito'y pinanganak ng bulag, no? Yun ang kostumbre ng mga Hudyo during that time na kapag ka isang taong mayroong ganong mga kapansanan, ekors yun sa kanila. Kaya ganun na sa niya, ito pinagaling ako ng taong ito, yun, no? So doon natin makikita na titingnan natin kung bakit may mga ganong pagkakatama naman yung sinabi ni Bro Trebias, no? Pinagtatanggol niya si Kristo. Pero yung sinabing bakit gano'n ang pagkakasabi ng bulag, kasi yun ang kanilang paniniwala sa kanilang mga tradisyon at kultura na kapag ang isang batang pinanganak na may depekto o kapansanan ay course sa kanila yun. Kaya nagulat itong ano na kaya magpagaling ng taong ito. Ibig sabihin, ang taong ito na nagpapagaling ay yung talagang walang kasalanan at hindi ito nagmasama. Bakit? Kung titingnan mo yung Lucas, no, yung Lucas chapter 9, ito yung ano niya, eh, sa kabilang gospel. Eh. Nung nakita siya nito, nung pinagaling niya sa kanya, umuwi ka na, sabi ni Jesus. Ipamalita mo sa mga tao ang ginawa sa inyong Diyos. Umuwi nga ang bulag at ipinamilita ang ginawa sa kanila ni Jesus. See?
Di ba makikita? Umuwi ka na. Sabi na si Sipa, malita mo ang ginawang mabuti sa inyo ng Diyos. Umuwi ka ang pinagaling ni Jesus at ipinamakita kung ano ang mabuting ginawa sa kanya ni Jesus. Doon pa lang makikita mo na yung bibili ni Kristo, yung pinagpapakilala niya sa sarili niya. See? Maganda yung konteksto na yun, yung tanong na sa 931. No? Salamat, Bro Tredias, sa iyong binigay na konteks. No? Salamat. Gayto po mga kapanalig. Kaya nagkakaroon ng mga disabilities, deficiencies sa ating mga physical na katawan dahil sa ating mga kasalanan. Mula sa kasalanan nila Eva at John Elan hanggang sa katapusan ng panahon. Tapos, isa pa, gawa ni Satan. Kasi kaya ni Satan na bigyan ng disability or sakit yung isang tao. Eh. Kasi kaya niyang kontrolin yung katawan eh, pero yung kaluluwa din niya kaya kontrolin. As long as na, yung kaluluwa ay wala sa impyerno. Kapag nasa impyerno kaluluwa, kontrolado ni Satan yun. Pero pag ikay nasa ibabaw na lupa, katawa lang niya, kaya niyang kontrolin. Hindi yung kaluluwa mo. So, kaya niyang bigay sakit. Lahat ang sakit na kaya niyang bigay sa may bibigay niya. Kasi tayo nakasala. Unless kung iaalaw o papayagan ng Panginoon Diyos na magkasakit ka, bigyan ka ng sakit para sa kaligtasan ng kaluluwa mo at ang iba. Katulad ni nila Santo Padre Pio, mga iba pang mga santo, santa, binigyan sila ng sakit upang iligtas ang kanilang sariling kaluluwa at ang kaluluwa ng iba. Yun ang isa sa mga bagay na dapat pagtunay natin pansin na yun talaga yung nangyayari. Hindi yung mga hakahako, iba pang mga kulto, yung mga pamahiin. Kasi hindi tama yun eh, maling kaisipan yun eh, yung sa pamahiin o sa iba pa. Kuno yun talaga yung tama yung dapat ituro. Yun ang katotohanan. Yung tao, kaya minsan pinapanganak na putol ang kamay, walang kamay, kulang yung isang tenga, nilalaglag yun eh. Pinauwiinom ng mga gamot yung mga, halimbawa, gustong ilaglag ng babae. Tapos, yes. Malakas yung kapit. Kahit kung ano-anong ginanap, natutunaw yun, no? Misa makikita mo, walang mata, no? Kagagawan din ng nanay kung bakit nagkakaganay yung mga bata sa sinapupunan. Halimbawa, bakit pinanganak na mayroong pingas dito, nadulas yung nanay, no, tumama, nakauna yung ulo ng bata, kaya minsan lumalabas na tingas yung bata rito, tinatahi, no? Yun ang nagiging epekto minsan noon, no? Hindi yes. Yun dahil sa kasalanan ng mga magulang natin si Eva at si Adan, no? The original sin po, yung sa kasalanan natin yun. Kasalanan. Yes. Kaya kahit po lumalabas yung mga batang ganon, unang-una, ang dapat yun ay iniingatan ng magulang sa kanyang sinapupunan. Pangalawa, bakit sasabihin pinaglihi daw yan sa talangka kaya gano'n ang itsura ng mga gano'n? Hindi po totoo yung mga gano'n na pinaglihi sa talangka, kaya mukhang unggoy, pinaglihi sa unggoy. No? Kumbaga urban legend na lang po yung mga gano'ng kasabihan. Kaya naging ganyan yan, mag-reflect dapat yung mga magulang yan. O halimbawa, bakit naging ganyan yung pamilya na yan? Ganyan yan. Tingnan mo, baka mamaya, yung mga ninuno ng mga ninuno niyan ay sumasali dun sa tinatawag natin occultism. No? Baka yung mga pariente niyan ay gumagawa ng mga ganitong kabalbalan na hanggang ngayon umaabot sa kanila. No? Hindi po yan binibigay ng Diyos yung mga ganun. Tandaan natin, ginawa tayo ng Diyos ayon sa ating kalarawan, ayon sa larawan niya. No? Kaya kung bakit yan ay lumalabas na walang paningin, pingi, pipi, bulag, maaaring tingnan muna natin na baka ito ay epekto ng iniinom na gamot ng nanay habang ito'y nagbubuntis. Binawal na mag-inom na ganyan, inom pa rin ang inom ng ganyan. Binawal na huwag maninigarilyo, binawal na mag-inom ng alak, dahil buntis, matigas ang ulo, inom ng inom, sigarilyo na sigarilyo. Natural, maapektuhan yung bata sa loob ng sinapupunan. Ganun po yung mga possible na nangyayari kung bakit ang bata sa sinapupunan ng nanay. Pag lumabas ay may mga tanggal yung ganito, walang ganyan, dahil po yan sa mga iniinom ng gamot. Hindi po yan epekto nung tinatawag natin original sin. Tanda natin, original sin is a state. No? It is a state. Okay? Go, Robert? Tsaka, di ba, one thing pa, no? Doon sa verse na yun,
kung titignan natin, tama yung sabi ni Bro Trevias. Pagdating dun sa 33, kung titignan yung kula na ano yung, bakit wala pong magagawa ang taong iyon kung hindi siya mula sa Diyos. So, meron doon yung pagtatanggol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi tandaan natin, ha, kaya tama din yung sabi ni Bromel, merong mga Jewish culture context na meron dito. Tandaan po natin kung bakit nilalapitan ng ating Panginoong Jesus, lalo na yung sa paralitiko, di ba? Talagang kahit sa bubong, dadaan sila. Kasi yung mga taong hindi na gumagaling during that time, naniniwala sila na walang ibang pwedeng magpagaling sa kanila kung hindi ang Diyos. Kaya nga sabi niya sa 33, wala pong magagawa ang taong iyan kung siya'y hindi mula sa Diyos. So see, ganun po yung paniwala nila. So yung mga sakit na hindi maipaliwanag during that time, syempre hindi pa naman ganun ka 'di ba? Yung development ng mga pagtingin sa mga sakit during that time. So kaya nga 'di ba, Bromel, kapag ka may mga lagnat, may mga kung ano-ano sakit, doon nila yan binibintang sa masamang spirito. So yung pwede lang makapagpagaling sa kanila, mga inborn, yung Diyos. Kaya lahat ng, kaya napakadaming, madaming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil halos iyon na yung tingin nila. Yung gawa niya, yung ipinapakita niya, hindi man niya sabihin siya'y Diyos, pero yung ibang tao yung nagre-reveal dahil yung mga action niya ay gawa ng Diyos. So, ganun po sila. Unlike ngayon, kasi kung di ba, Bromel, kung may lagnat ka na, may kaya diabetic, kasi may development na yung ano natin, hindi ka tulad doon. Yun. Ano lang yan? Ano pa ba yun? Paracetamol at saka ano pa ba yun? Nadedetect na ngayon kung ikaw ay may sakit sa puso. During that time, hindi. Lahat binibintang nila yan sa masamang espiritu. Patrebyas. May ito po, ah. May tatagdag dito po ako. Baka makalimutan sige, ko. Sige, mauna ka na. Sige, bro. Edward. Sige po. Yung siya sabi na kawangis ng Panginoon Diyos, hindi yung physical na katawan na, hindi yung physical na katawan, kundi yung mismong kaluluwa natin, yung soul natin, sa spirit natin. Hindi yung physical na katawan na pagka siya sabing kawangis ng Panginoon Diyos sa physical, sabi ba itang pangit mo, kawangis ka ba ng Panginoon Diyos? Nilikha ka ba ng Panginoon Diyos o nilikha na ka ng Diablo? Kaya ang pangit-pangit mo. Hindi ganun. Okay. Dapat, ang tamang kaisipan, nilikha tayo ng kawangis or likeness in image of our Lord God is our soul and spirit. Yun. Correct. Okay. Iba po yung image sa likeness. Okay. Sapay. Salamat. Rodriguez. May dadagdag ko lang. Sige. Dapat ang mentality natin, dapat puno lang tayo ng pasasalamat. Correct. Wala naman pinakautangan ng Diyos para nilalang tayo. So once na nilalang tayo, is grace, is unmerited grace, is unmerited gift. So lahat pasasalamat yan. No? Sinilang ka, meron kang kapansanan, meron kang sakit. Yung unang-unang point na nilikha ka, pagpasalamat ka, hindi na yung naman tayo magreklamo. Kasi ang importante naman dyan is nilalang ka at may pagkakataon ka na makasama mo ang Diyos, ay wag mo nang masyadong mag-focus sa in-between, paghihirap mo or whatever. O kahit na mayaman ka minsan ng kayamanan, mapapalayo sa iyo sa Diyos. So, I mean, walang utang ang Diyos para likhain tayo. So, kailangan magpasalamat tayo. Tayo maraming utang, tama. Opo. So, dapat dyan, lagi lang tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Correct. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakabayad. Yun lang sa pagtugos ng Diyos sa atin, di ba? Napakalaking merits na
na ano yun, na para sa atin, no? Di ba? Kaya nga yung tinatawag natin kenosis, di ba? Biroy mo, ibinuhos niya yung hindi kawalan sa kanya pero karagdagan sa atin, yung sa kenosis, yung pinag-aaralan natin. So, doon mo makikita, tama yung sinabi ni Brother Redes, ano? Talagang malaki tayo, marami tayo. Yes, naman dito. Shoutout po kay Bro Manny. Pasok na po. May tatanong po ako, Bro Manny. Makikita ko paano ang Diyos talaga ay kahit na nang gawin ng tao ay hindi niya kayang bayad ng pagkakautang sa Diyos. Inubos ka na nga eh. Tapos may utang pa sa Diyos. Binayad na nga. Itinambayad na nga yung buhay. Tapos may utang pa. Walang ganun. Tama sinabi ni Bro, ano, no, ni Bro Trevias, na maganda, no? Tayo ang dakay, malaking pagkakaon sa Diyos na hindi natin kayang bayaran kahit na anong gawin natin. Yes, Ma'am G. Hindi, yung mga bata ba sinasabi po, ma'am, walang ilong, walang ganito, walang ganyan. Depende yan sa nanay. No? Yes, ang correct. Healthy child, depende yan sa kinakain ng nanay. Yes, totoo po yun. Halimbawa, mahilig sa alak, mahilig sa mga kung ano-ano. Iwasan talaga yung mga ganyan pag buntis. Halimbawa, buntis, diba? Hindi iinom ng ganitong gamot dahil yung anak mo matutuno, malalagnag, makulit. Inom. Kaya paglabas ng bata, may detect. Buo man, pero detecto yung isip, nagiging parang ano ba yun, special child. Na-overdose yung nanay, kakainom ng gamot. Detecto yun sa bata, sa tiyan. Tama si Mama Angie. Tapos pagka panganak, makita yung anak may depekto, sisigin ni Diyos. Bakit ganito po yung binigay mo sa akin? Diba? Kawawa na talaga. Romel, pumasok na yata si Regan. Ito si Regan Anthony Mendoza. Siya po, Bro Regan. Regan. Si Ram Regan Anthony Mendoza, magandang gabi po. No, si FD Natcon 2021 gifted to give. No, okay. So, meron kang tanong, Bro Regan. Bro Regan, may tanong ka? Ay, akong tanong, Mama. Kamute ka po. Bro Regan, mag-unmute ka po, may itatanong ka. Okay. Romani, pasok na po dito kasi may mga nag-aantay sa'yo. Naka-off cam siya on, naka-off audio kayo. Okay. So, question po. Ayan. Sabi ni Bro Ichi. Andali. Pero, okay ba yung Moderna na box? Okay naman daw. Dito, isa sa mga, ano yan eh. Isa sa mga approved ng gobyerno. Sabi nga, pero ako, Pfizer. Nahuli nga ako dyan, nadali ako nung asawa ni Sis Jocelyn. Kasalanan daw yan. Yung ano po? Ay, oo. Narinig ko yun. Narinig mo ba yun? Nadali ko yun. Si Bro. Si Bro Robert. Andan na ako. Kala mo ha. Ano yun? Masama daw yung ano. Baktusin niya, kaya vaccine. Natawa ako din. Agad ko agad eh. Ano ba man kasi nalang yung ano na yung bakuna? Bakit po? Kasi vaccine. Baktusin. Ngari. Nadali ako yan. Kaya yung salitang vaccine. Hindi ba? Back means back. Babalik. Sin means kasalanan. Balik kasalanan. Kaya vaccine. Tawa ako ng tawa kanina. Yung pala sinasabi ng kasalanan. Sige, nadali ako dun. Share po nung ating video. Ayan, pasok na po mga kapatid. Ito meron, ano? Romel, paki-explain po yung 1 Corinthians 5:5. Paano po naligtas yung spirit kung ibinigay na kay Satanas yung katawan? Oh, ano? Sabi ko po. 1 Corinthians 5:5. Okay, unang-una, yung spirit ang nililigtas ng Diyos, hindi yung katawang lupa. Tingnan mo, yung katawang lupa na agnas po yan, no? Pagka ang tao namatay, yung tinatawag natin na definition ng death is the separation between the body and the spirit. Natural, yung spirito na hinika ng Diyos yan, sa kanya bumabalik yan. Kaya nagbigay niyan eh. Ngayong katawang lupa, ayun, maagnas yan, mabubulok yan, magiging buto yan. Yun po. Yun po yung tinutukoy doon. Dahil ang spirito natin ay ang Diyos po ang may likha niyan. At yan ay babalik doon mismo sa tunay na may likha sa kanya.
Isalo, paalala mo nga sa kanya yung theology niyan para maintindihan ang tatanong. Pero depende yun. Pero depende yun, ha. Kung namatay kang may mortal sin, yung kalawang mapunta sa impyerno. At pag sa universal G, judgment, wait lang po, bro. Mama G, huwag kang tumapat sa electric pan. Naanginan kami. Sakit sa tenga. Naanginan kami. Ay, sige po, bro. Pagdating sa universal judgment, ipagsasama ng Diyos yung kaluluwa at katawan at dadalhin pareho either sa kapag pag namatay ka may sanctified grace, sa heaven ka. Pero pag namatay ka may mortal sin, sa hell ka. So, both body and soul, dadalhin mo yan. Depende kung ano yung nagawa mo sa nung nabubuhay ka pa. So, depende sa'yo. May free, may hiniram ka ng free will eh, para piliin yung Panginoon Diyos. Eh. Pero kung pinili mo yung sila Satan, may kapalit yan. So, nasa sa'yo yan. It's your decision. Ni Bro Robert, ni Bro Edward, during the time yung tinatawag natin the last 10 events, no? Yung tinatawag natin general judgment. Yung katawang lupa, yes, babangon, at yung kaluluwa mo, kung nasa, o yung spirit mo, kung nasaan, ipag-unite yan ayon yung sa theology natin, ano? Sa theology na ayon natin. Pinag-unite yan. Halimbawa, yung kaluluwa mo, o yung spirit mo, nasa hell. Binigyan ka uli, binangon uli yung katawan mo as a glorified body. Pagdating ng last day events, sasama yan. Kung sasaan dati yung pinalalagyan nun, dalawa na kayo doon, both spirit and body, kasama na kayo doon. Halimbawa, bumangon yung isang patay during the time na dumating na si Kristo, binigyan ng glorified body. Yung katawan niya, pinag-unite yung spirito. Yung spirito niya, kapiling ng Diyos, natural, kasama rin yan. Ganun po. Yung sinatawag natin the last day events ayon sa theology po yan. Yes. Romel. Yes, Jomar yan. Ano hindi po? Hindi yan. Jomar. Yes po. Si Jomar yan, hindi yan si Robert, sabi mo. Opo. Ito po, si Robert po yung tinatanong ko kanina. Ah. Nandito na. Yes, ayan. Magandang gabi, Bro Manny. Si, si... Good evening. Yes, Bro Trepias. Magandang gabi po. Na. Good evening po. Yan na. Okay. Gusto ko lang intindihin yung ano yung konteksto nung yes, unang Corinthians 5:5. Pwede kong basahin? Pwede kong basahin? Yes, from the top, from top. Okay, from the top kasi ito ay ano, ito ay usap, ito ay usapan ng ano na nagkakasala yung isang miyembro ng incest. Kung alam niyo yes, yung incest. Yes, natin, di ba, Corinthians? Yes, tablapit na natin. Tinapit na namin dito yan, Bro Trebias. Uso yung incest doon. Ah, normal. Normal. Oh, ngayon. Yes, ngayon, Bro Trebias. Yes. Yes, sige, Bro. Oh, ngayon, dahil nagkakaroon ng incest, wala itong ginagawa itong mga Corinto. Wala silang yes, desisyong ginagawa. Ngayon, nag-alit ito si San Pablo. Di ba? So basahin ko ha hanggang 7. Ano po? Kung ano yung sermong ginawa niya. Context. Okay, so unang Corinto 5:1. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi sa kanya, sa kanila patay na. At nakukuha na ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kahit parang naririyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulang ko na. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ating Panginoong Jesucristo, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan. So katawan ito ha. At nang gayoy mailigtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo na alam ang kasabihan? Talaga, Bro Trebias, ay components ng dalawang bahagi, di ba? Isang opo, bahagi, opo. Isang spirit. Doon mo makikita, opo. Dalawa lang talaga. Ay, naka, Bro Min. Okay, so ang babasahin ko hanggang 7.
Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihan? Napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa. So ibig sabihin, mahahawa sila kung di nila aalisin tong taong ito sa kanilang ano, di ba? Sa kanilang sa pagitna nila. So 7, last, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating kordero pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So, kung maintindihan po natin yung ano, yung konteksto, so merong doon nagkakasala ng incest. Ngayon, oh, wala silang ginagawa itong mga Korinto, wala silang ginagawa aksyon. Pero ano yan, ha? Mga Helenista yan, no? Mga Helenista yan. Mga Grego yan, no? Korinto. Lugar ng Korinto. Ngayon, sabi niya, alisin niyo to. So, siya na mismo nag-hatol, di ba? Dapat, actually, yung mga Korinto dapat na mag-hatol na yan. Obvious naman na matigas ang ulo nung ano, hindi nakukuha sa magandang usapan. So, pinagpatuloy ang kasalanan niya. Ngayon, paano napunta sa 5 yung ibigay kay Satanas? So, ibig sabihin niyan, kapag ka na-excommunicate ka, automatic, hindi ka nakapilang sa kaharian ng Diyos. Nasa kaharian ka na ni Satanas. Ngayon, dahil nasa kaharian ka na ni Satanas, papahirapan kayo na ngayon ni Satanas. So, para ikaw na nahihirapan, may pag-asa ka ngayon bumalik. Magkaroon ka ngayon ng tinatawag na bubukas ngayon ang isipan mo, ang mata mo. Yung ginagawa mo, may kahintulutan na kaparusahan. So, ngayon, magsisisi ka. Kaya yun yung sinabi niya na para yung espiritu niya ay maligtas. Di ba ho? Sa araw ng Panginoon. Dahil nga, ano po? Ito talaga ng Diyos ang lahat ng tao maligtas sa unang Timoteo. Lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Maliba na lang, sabi nga nang dodagdag natin sa ibang talata, ang taong manap ng kanyang sariling ikapapahamak. Di ba? Ayun po. Kapag ka po yung guling-guling ang hinanap ng tao na yan, yung sariling niyang kapahamakan. Kaya ibigay natin. Tama po yan. Yes, karama. Salamat, Bro Trebias. So, meaning, yun lang po. Salamat. Meaning nun, Bro Trebias, no, mga bro and sis, kung yun sa binasa ni Bro Trebias, parang ang sinasabi doon ni Saint, iyon yung kaparusahan para doon sa mga taong gumagawa ng kahalayan. Tama? Pero yung pong taong hindi nagsisisi at nagpapatuloy sa kanila, ini-excommunicate po yan. Kahit po sa ating kasisimbahan sa kapanahunan natin, kapag yung nagpapatuloy sa kasalanan at hindi ayaw sumunod, excommunicado po yan. Yes, pero pwedeng ibalik ulit yan ng simbahan kapag nakita nila na ito ay nagbago at nag-retract sa kanyang ginagawa. Opo, at yung taong na yun sa 5-5 ng Korinto, pwede nila kung tanggapin ulit yan kapag nagbago po yan. Bago, nagpakatino, nagganyan, yung excommunicado. Totoo po yan. Ay, babalik ito po yan. Salamat, Bro Trebias. Magandang gabi, Mani. Yes, opo. Yes, Brother Mel. Yes, pwede ba akong magbigay ng theology ng letter of Paul to the Corinthians? Yes, opo. Yes, Bro Mani. Sure. Sanay na sanay kayo dyan kasi mga filosofiya ni Aristotle at saka ni Plato umiiral dyan. Hindi naman. The reason why ito kasi ang central ito po kasi ang central theme ng letter niya eh, kung bakit siya sumulat sa Corinthians kasi ang teaching po ni St. Paul tayo ay tinubos na
So we were already redeemed. But yung redemption na ibinigay sa atin, yan ang aralan sa Korinto, ay hindi lang espiritu, kundi pati katawan. So sabi ni St. Paul, na pag niredeem na tayo ni Lord sa espiritu at sa katawan, ano ang epekto nito? Ang spirit, ang ating katawan po ay magiging templo ng Holy Spirit. So ibig sabihin, nung niredeem tayo ni Lord, ang gift po niya, may kasamang gift po ito. Ano po yung gift? Yung espiritu ni Lord at yung pagiging yung makasalamuha natin sa may spiritual life with him. So ang sabi ni St. Paul, na observan niya kasi na ang mga Corinthians ay masyadong nagpa-practice ng fornication. Ang tawag po rito ay the theology of profligacy. Medyo magpun po ito. Ngayon, na-observe niya sa mga Corinthians na may mga practicing of fornicators, idolaters, adultery, homosexual, perversions, drunkards, slanderers, and many other forms of sin. Ano po yung mga sins na ito? Ang sinasabi niya, sins against the chastity. Okay? Chastity or particularly sins against our body. Ngayon, ang sabi niya, tinubos na po tayo. So, sabi niya, kung magpa-practice pa po kayo at gagamitin nyo yung katawan nyo at isusurrender nyo sa mga harlot, ay yung ibig sabihin yung mga prostitutes, hindi, hindi po parang nasasayang po yung pag-redeem sa inyo ng ating Panginoon. Kaya nga, ang advice niya, ito ang iniwan po niyang advice, na nung niredeem po tayo, hindi lang ating spirito ang niredeem ni Lord, kundi pati po ang ating katawan. So panatilihin niyo po sana na maging malinis ang katawan niyo and do away with fornicatious activities. Yan po ang iniwan niyang advice sa Corinthian, sa Corinth, Church of Corinth, kung bakit po niya isinulat po ito. Yun lamang po ang tema or essence ng letter ni St. Paul. Amen. Opo. Ito po, kasi sa Corinto, maraming mga isyong kinakaharap ang mga taga-Corinto bilang membro ng iglesia na itinayo ng apostol sa Corinto. Maraming nakikita si San Pablo doon. Pati yung mga kultura nila na pinapasok sa mga Kristiyanong pamamaraan, sinasaway niya yun. Di ba? Okay. Pero mostly po, ang kanyang sinasaway kung bakit sinulat ito, kasi yung fornicatious activity, bumabalik yung mga nakikipag-sex, magmamasturbate, yes, nakikipag-sex sa mga kapwa lalaki, alainom. Opo. Eh sabi niya, parang hindi kayo tinubos ni Lord. Nung tinubos po kayo ni Lord, hindi lang espiritu niyo po ang tinubos. Sabi niya, kundi pati katawan niyo. At nung tinubos ang katawan niyo, nanahan dyan sa katawan nyo ang Espiritu Santo. So sana ipakita nyo na kayo ay tinubos. Huwag nyong isurrender yung katawan nyo at bumalik-uli kayo sa mga ganitong gawain, yung mga fornicatious acts and many all sorts form of sex indulgence. Yan po ang mensahe ni St. Paul kung bakit po niya isinulat po ito.
Parang ano dito eh, normal sa kanila 'yon, 'di ba, bro? Opo, carnal, yung carnal sex. Yes, yung mga carnal. Opo, diba, opo, yung immorality, opo. Yes. Kasi nga, kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, parurusahan ng Diyos ang sinamang lumapastangan sa templong ito. Opo, yung katawan. Sabi San Pablo, nagbabalas siya, kaya dapat daw maging malinis tayo. Malinis. Yes, salamat, Sir Manino. Opo. Kasi itong mga Hellenista na to, na mga taga-Corinto, ay grabing mga, kung sa ano-ano mga pinagpupulot nito sa mga nakikita nila. Kung baka na nai-influensyahan, no? Opo. Influensya ng mga Roma. Hellenistic culture. Yes, doon yun. Kaya nagkakaroon sila ng mga ganong mga issue. Ang ginagawa naman na to, ay sinasama doon sa mga Kristiyanong pamamaraan. Kaya ayaw pagsama. Kaya sabi niya, di ba, hindi pwedeng magsama yung tubig at alat, tubig, tabang. Yun yung sinasabi ni Kristo eh. Ay, ni San Pablo, di ba? Ano po na mag-asa yung tubig tabang sa tubig alat? Sabi niya ganun. Kasi ang ginagawa nila, ina-apply din nila dun sa Kristyanismo pamumuhay nila. Yung mga kagusto nila sa mga... Apektado sila kasi ng mga panahon nila po eh. Kaya siya nagbigay ng mga ganyang babala. Actually, itong ito ang maraming mga pastoral letter na isinulat si San Pablo. Marami ang Corinto na po. Actually, first of Corinthians pa nga eh, pero hindi lang naisama. Okay. Okay. Ito po, mga kapanalig po. Paghinapan natin yung kaligtasan natin. Porket na niligtas tayo, niligtas tayo ni Jesus Cristo sa time niya, eh, ligtas na tayo automatic, pero hindi. Kaya paghirapan natin ang ating kaligtasan. Kasi mali yung sinasabi ni Bishop Paro na we're all saved. Pero mali. Dapat paghirapan natin kaligtasan natin. Kasi may heaven and hell pa eh. So dapat paghirapan natin sa pamamagitan ng alamin natin, ang pananampalataya natin na Katoliko, at ibahagi natin, share natin, nalalaman natin. Kasi trabaho natin yun eh. So dapat, may nating hayaan na maging kampate tayo. Kasi pag naging presko tayo or kampate tayo, eh, mapupunta tayo sa impyerno kaagad. So dapat, paghirapan natin. I-save natin yung souls ng sarili natin at souls ng iba. Yun ang trabaho natin. Bilang Katoliko. Actually bro, hindi mali yung sinabi ni Bishop na we are called to be saints. Lahat tayo tinatawag ng Diyos para sa kabanalan. Gaya lang ng Diyos, tayo ay makasalanan. Kaya we are called to be saints. No, hindi po mali yung pamahamahayag na ating obispo. Tama yun. Yes, Bishop Baro na tinutuwi ko. Si Bishop Baro tinutuwi ko. Apo. Hindi po. Yes, hindi po ganun yung ano na context na sinasabi ni Bishop. Actually, tandaan natin, no, ang una nating mga ninuno nung nilikaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sa kanya na ating Panginoong Diyos. Huwag na natin gamitin yung Panginoong Hesukristo dahil ang creator pala natin ay Trinitarian tayo. No? Nung nilikha tayo ng Diyos o yung ating unang mga ninuno, walang bahay kasalanan yan. Nandiyan dyan yung sanctifying grace, nandiyan dyan yung preternatural, nandiyan dyan yung mga supernatural na taglay-taglay na tao. Walang kasalanan si Eva at si Adan. Ito ay ng Diyos. Ayon sa kanyang wangis at kanyang image. No? Bakit nagkasala? Dahil natalo ni Satanas o natukso. Yung sinasabi ng ating obispo ay tinatawag tayo para sa pamumuhay, sa kabanalan. We are called to be saints. No? Kasi talaga tayo, nilikha tayo ng Diyos, talagang ayon sa kanyang kalarawan na isang banal, no? Banal. Walang kasalanan si Iba Tatang. Tingnan mo niyo sa pag-creation. Pag-creation, di ba, Sir Manin? Wala sila kasalanan doon. Nagkaroon ng kasalanan dahil sa pagsuway nila sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sinasabi ko, before you say mo, hindi po yun. Ang gusto niya, tayo ay mamuhay bilang isang santo dahil tayo ay tinatawag ng Diyos na pamumuhay na maging banal. Kaya sabi niya ng ating Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi sinabi lang, kayo'y banal. No, walang ganon. Magpakabanal, no? Yun po yung ang sinasabi ng ating obispo. No? We are called to be saints. Kaya
marami po sa atin ang naging banal dahil nakita sa kanilang pamumuhay, no? Nakita sa kanilang pagkatao ang like Christ, no? Yun po yung konteksto na sinasabi ni Bishop siguro na hindi po mali yung sinabi ni Bishop. We are called to be saints. Lahat po tayo tinatawag para maging banal. Nasa atin na lang kung ayaw mo magpakabanal. Di ba, Sir Manny? Ako. Dahil natin tayo. Hmm. Kaya nga meron kanta yung yano eh. Banal na aso, santong kabayo. Di ba? Banal sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, hindi. Yun yung tinatawag ng mga yano na banal na aso, santong kabayo. Magaling lang sa harapan ng maraming tao, pero pag sa talikuran, yung aso pala, di ba? Kaya nga sabi nung yano, na banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Di ba, Sir Manny, naabutan mo yung tanong na yun? O, yun yung bishop, kasi tayo ay tinawag ng Diyos para magpakabanal at mamuhay sa kabanalan. Dahil alam niya tayo ay makasalanan, kaya tinatawag tayo sa pamumuhay para maging banal. Hindi talagang banal. Pero nung unang talagang ginawa ang ating mga ninuno, ay talagang walang kasalanan yan. Perfect yan, Sir Manny, di ba? Apo. Nandiyan lahat ng mga hindi namamatay, hindi napapagod, hindi nagugutom, di ba? Hindi nagkakasakit. Nandiyan yan, walang kasalanan yan. Pero nung pumasok yung kasalanan, ayun, nawala yung sanctifying grace na nagpapabanal sa atin. Yun, kaya tinatawag tayo ng Diyos na bumalik sa kabanalan. Okay, Sir Manny. Bigyan mo po ng theological aspect at saka philosophical view. Yung alin po, yung kabanalan. Yes, yung set apart from God, di ba? Sabi nga, to set apart from God. Po. Di, tama na po. Okay na po yung paliwanag ni Brother Mel. Okay na po. Sabi ni Ayanad, ayan, nandiyan na si kumparing Renato Sampay. Romel, paki-explain ang enculturation. Explain na natin itong enculturation eh. Di ba, Sir Manny? Hindi, dadagdagan po natin yan, Brother. Sige, Bro Manny. Sige, pakiulat kasi hindi ko rin alam yan. Tinalakay na namin dito yung tungkol sa mga enculturation. Iba yung ano ah. Sige, Sir Manny, enculturation. Ito, Bro Manny. Go. Sa sociology po kasi tatlo yan eh. Unang-una, it has something to do with culture. Ano ba ang culture po? Kasi let us define what is culture. Culture summarizes all that is the work of man. Lahat po ang gawa ng tao, that includes yung traditions and practices and language. Yan po ang meaning ng culture. Ngayon, sa pag-aaral natin ng kultura, meron tayong mga types. Ito yung tinatawag, enculturation at saka yung enculturation. Ano po ang pagkakaiba po nito? Yung enculturation po, you are going to some sort of transmit your culture to others. Ngayon, pag sinabing enculturation, you are going to adapt. Medyo ito po yung opposite. Pag sinabing enculturation, you are going to pass on your cultures to others. Yes. So kung halimbawa, pupunta ang mga Chino dito. Nahaluan na tayo ng kultura nila. Hindi, nahaluan natin ang kultura nila. Correct. Ipinapasa po natin sa kanila. Ngayon. Pero Sir Manny, baligtad eh. Tayo napapasahan eh. Hindi, ito lang nga. Pagka, hindi, vice versa po yan, brother. Vice versa. Kaya ang tawag po dyan ay enculturation. Why? Okay. Because we learn to adapt. Adapt to live with their culture. They learn to live with our culture. So wala sa kanila yung po,
sa atin may po. Ngayon, marunong na silang magpo. Ang tawag dyan ay inculturation kasi they were able to adapt to our culture. Ngayon, pag naipapasa po natin yan, ang tawag dyan ay enculturation, letter E. Yung isa, letter I. Ngayon, pagdating po sa faith, ano po ang stand ng simbahan? As much as possible, sabi ng simbahan, we as a church, as a member of the body of Christ, must not. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng must not? Totally deny and totally negate the cultures of others. Yan po ang prinsipyo. Kasi, bakit po inihingi ng simbahan ito na huwag natin i-negate, huwag natin i-disrespect, huwag natin ibaliwala yung kultura ng ibang tao, lalo na yung pananampalataya po nila. Kasi, ang sabi ng simbahan, ang church na itinatag ni Kristo ay produkto po ng kultura eh. Ang Judaismo na prefiguration ng church na tinatag ni Kristo ay produkto po ng enculturation and inculturation. Ibig sabihin, meron pong na-adapt yung sinta katoliko sa Judaism. Oo, po, meron po siyang na-adapt sa mga kultura na mga pagano. Huwag na huwag po natin maliitin ito. Yes, correct po. Totoo. Kaya nga ang simbahan, lagi niyang sinasabi sa missionary practices ng simbahan, lagi dapat na i-emphasize ito na pag meron mga kultura na dadatnan ang mga misyonaryo, let us learn to inculturate. Ano ibig sabihin nito? I-adapt. Ano po yung mga i-adapt natin sa mga kultura nila? Yung mga practices sa mga values na magaganda sa kanila. Kaya, kung may mga misyonaryo pupunta sa Africa, okay, Western ang culture. Pupunta sa Africa. Ngayon, nakabahag, minsan walang mga damit yung mga tao doon. Tanong, are we going to condemn them? Are we going to negate their culture? Are we? Yeah. Sabi ng simbahan, no. It's a big no. But rather, we must learn to inculturate, meaning to live with their existing culture. At ano ang magiging role ng mga missionary? It transform. Yun po ang mission ng mga missionary. Transform their culture into our Christian culture and belief. Kagaya ng mga masagpapapa doon kay Pakamama, di ba? Oo. Yun, maraming nagkamali. Alit sa Santo Papa, pinagbignaan ni Santo Papa, sumasamba na kay Pakamama, hindi nila lang kasi yung saltang inculturation. Opo. Ito yung Amazon tribe na yon na dinala pa sa loob ng Batikan yung Pakamama. Kala nila, pinasok doon din Diyos Diyosan. Hindi nila lang yung saltang inculturation. Yun dapat. Yung attitude na respect. So, Brother Manny, tanong. Yes, brother. Matagal na proseso po ito, no? Yung inculturation po. Matagal po. Tama ka, brother Trevias. Bago mo makuha yung mga taga. Yan din ang ginawa ni sa mga, no? Sa mga taga Corinto. Correct. Oo, nakipamuhay muna siya doon. Inalam niya ang kultura nila. Yes. Natatanaw ko, pagka binigla mo yung tao, magre-rebelde yan eh. Ayoko. Hindi. Ang gagawin mo, padadama ka kagaya ng ginawa ni Pablo. Inayo na nila yung philosophy na pinaniniwala. Opo. Ginamit ni San Pablo yung philosophy ni Plato. Lingwahe, kultura nila.
At nung inadapt na yun, nakuha niya, tsaka niya ipinag. Oh, transform. Hindi, huli. Huli ang Christians. Huli ang mga taga-Christians. Ganun po yung sinasabi ni Sir Manny. Inculturation. Yes. Pinasok na yun. Bro Ryan. Bro Ryan. Yes, Bro Ryan. Si Bro Ryan. Kumusta? Mga bros and bros. Iba yung inculturation. Sir Manny, iba ba yung inculto? Kasi mga kapwa na yun eh. Diba? Yes, iba yun. Okay. So doon natin makikita, no? Even si San Pablo, ginamit ito para maikayot nga sa Christianism. Taga Corinto, taga Galacia, taga Ephesian, ginamit niya yan. No, kaya yung nagbibintang sa Santo Papa, bakit pinasok doon yung Amazon tribe, yung pangamama, yung ganito, ganyan. Ginagamit niyo ng simbahan yung mga ganong pamamaraan to transform sila dahan-dahan sa pamamagitan ng Kristyanismong pamamaraan, hindi sa pamamaraan. Correct. Noon, kaya nga tawa ko ng tawa pag nagtatapanin, pakamamagalang ganun niyo. Sabi ko, basahin niyo yung inculturation ng Catholic faith kung bakit nagkaroon ng ganun doon. Pag hindi kasi natin inaral yan, magkakaroon tayo sa sabihin natin, eh, mali yung San mali yung Pope. Di ba? Matalino ang Pope. Mga theologian yan. Bakit alam nila ginagawa nila? Sino ba tayo? Mga layman lang tayo. Ito, nag-aral ng theology ito. Nag-aral ng mga philosophy ito. Alam nila kung bakit nila inaaral yung kultura nila. Pinapapasok doon. Kumagaano, padamahin mo. Para pag nakuha mo yung kanyang kalooban dahil nirespeto mo yung kanyang kultura, unti-unti mo yung maidadivert into Christianism. That's correct. That's yan correct. That's the missionary zeal po ng mga missionary. Bro Manny, Bro Mel. Ah, yes, Brother Ray. Yung, di ba po yung tradisyon ay kasama dun sa culture? Kasama po lahat yan. Language, tradition, practices, including yung moral standards po nila, sama yung moral practices nila po. Ang ano kasi diyan, ang nakakalungkot kasi diyan Bro Manny, yung mga Protestant ay ginagamit nila yung sa Mark 7 Mark 7:8 ano? Kasi sinabi nila mga Katoliko eh ito tignan niyo. Nag-aano ng tradisyon ng tao. Actually, tradisyon tinatukoy dyan, hindi naman yung sa atin, apostolic tradisyon yung sa atin. Eh. Hindi naman tradisyon na... Hindi, kung bakit daw ina pinapasok yung tradisyon of men sa simbahan, parang gano'n ang dating doon nila. Di ba, tama yung paliwanag ni si Sir Manny, di ba? Pinagamit niya, tinirespeto para kapag nakuha mo na yung loob ng mga tao na ito na may kulturang ganito, nire-respeto yung kultura, diyan napapasok yung mga masinero, yung tinatawag natin pag-evangelization. Opo. Hindi mo naman sila na, Diyos-Diyosan yan, hindi ganun, basta-basta makikita mo yan. Tama yung sinabi ni Bro Trebles. Mahabang proseso yan. Correct. Opo. Diba? Ganun po. Yung, maraming mga challenges pala yan, no, Brother Manny? Opo. Opo. Ang mga tanong dyan. Gagamit ka pa. Ang unang tanong dyan, yes, Brother Trebias. Yes. Ano yung unang starting point, 'di ba? Unang challenge 'yan. Pangalawa, correct. Paano aalisin yung masamang elemento ng kultura? Correct. Pangatlo, paano maiko-combine yung kultura ng Christianism at yung magagandang kultura ng isang lugar? Yan. So yung mga challenges po 'yan. Tama po. Asan bro Trebias, ano? Isang malupitang adjustment. Ibawa, bibigyan ka ng example. Talagang grabe yung adjustment example, na gagawin mo. Example, ganito, Bro Trebias. Yung sa pakamama, yung Amazon nila, di ba? Sabihin mo naman, bilang sa misyon, meron din kami dito, Our Lady of the Amazon. Walang iba, kundi yung nanay ng ating tagapagligtas na sa Kristo, ito ay aming nire-respeto bilang isang mother of the Amazon. Doon, parang munti-unti mo silang mapapapasok doon, di ba? Tama ba, Sir Manny? Na meron tayo ng mother of the Amazon. Di ba? Unti-unti yun, sasabihin mo. Ah, ganun ba? Patingin nga. Eh, bakit iba itsura niyan? Kasi ito yung sa amin as a Christian boy. Sa inyo, kaya na itsura nyo dahil kayo ay mga Amazon na kaya ganyan ang itsura nyo.
Pero ito sa amin, as a Christian, ito yung aming paglalarawan sa Our Lady of Amazon. Unti-unti mo bang ipaparalel yung kung bakit tayo meron ganun at meron din silang ganun, di ba? Ganun ang ginawa ni San Pablo eh. Opo. Totoo. Pero may difficulty po. Tama sinasabi ni Brother Trevias kasi how are you going to start considering na ito na yung nadatnan mong kultura nila? San Next. Tapos buhay pa yan, Sir Manny. Diba? Oh, ikaw lang. Totoo po. Pangalawa is how are you going to eliminate those that are undesirables that would fit our Christian belief? And number three, how are you going to incorporate our Christian teachings? Ayun po ay ito po ay isang dilema kasi sometimes ito na po nangyari sa atin. Kasi nung tayo ay pinuntahan ni Magellan dito kasama niyang mga Agustino at saka mga Franciscano at saka Dominicano, nahirapan ang mga missionary. Later on na lang po. Pero ang mga Agustinian po ang unang kasama ni Magellan po eh. Mga kasama po namin sa order. Eh, ito po ang parang medyo may flow o meron pong tinatawag na difficulty. Kasi in trying to transform their original culture and incorporate yung basic ecclesial teaching and culture, eh meron tinatawag na kung minsan ay nagiging lumalagpas tayo at nagiging syncretic. We will tinatawag na syncretism o tinatawag na nababiolate natin itong attitude na ito ng sinasabi na sa theology na syncretism. Ano po ibig sabihin ng syncretism? Ito yung paghahalo-halo ng kultura na kung saan hindi mo na maintindihan kung ito ba talaga ay tayo ang na-influensyahan o sila yung in-influensyahan natin. Kaya itong mga yung mga Agustinian nung pumunta rito, ang original na reliyon natin ay paganismo, animism. Animism. Ano po ay ibig sabihin ng animism? It is a religion na kung saan binibigyan natin ng emphasis na ang lahat ng mga bagay ay may espiritu. Kaya sinasamba-samba natin lahat ng mga yan. Ngayon, paano na i-transform yung ng mga misyonaryo yung ganyang kaisipan para sa ganun ay mailipat sa teachings ng Kristyanismo. Kaya ang problema ngayon, yung Christian belief na in-incorporate ng mga misyonaryo to transform the animistic religion ng mga Pilipinos ay nakikita na natin ngayon sa mga practices. Kaya meron tayong mga puon-puon, meron tayong mga pista-pista, meron tayong mga ganitong mga rebulto. Ang tawag dyan, if we fall into the abuse of syncretism, eh nagiging folklore. Yes. Na lang ito. Kaya pag ang religion ay nagiging folklore, ito yung abuses. Kaya nangyayari sa atin, kuminsan, may mga panatiko na hindi na naaayon sa simbahang katuruan kasi nag-exaggerate na sila. Example, ganito, Sir Manny, may bumakat lang na picture sa mukha doon sa Facebook. Maglo-rosaryo na, maglalagay na ng kandila. Diba? Yun yung sinasabi ni Sir Manny, mayroong buwang labangga ng kotse yung pader, nag-itsura lang ng Nazareno. Babakbaka ng mga kung ano-anong mga besanto. Yun ang abuses, diba? At saka sa Kwan, Brother Mel, dito sa Quezon, utong-uto yan. Yes, yung mga kung ano-ano mga nakikita, sa mga katamuka, ni ganito, ganyan, hindi yan to, simbahan.
Hindi po, hindi po. Yan yung mga abuses po. Yan ang mga abuses. Ako. Tapos yung mga santo ninyo raw na nagsasalita. Ah, sayaw-sayaw. Sayaw-sayaw. Yan po ang dilema ng simbahan. Tama si Brother Mel. Sabi ni Agape Flores Jr., parang siguro ito no, yung malabot na enculturation pala ginagawa ng mga born again sa mga weak Catholics. Kakalitanin, tapos nangasukin ang accept para ma-convert, tapos direto ang kuloy. Kaya meaning nito hindi yung I, bro, money. No, hindi, E. Yung E. Pinapasa nila. Oo, pinapasa. Nila yung kanilang lalasunin. Oo, lalasunin. Yung mga weak Catholic, di ba? Tama nga naman. Sir Manny. Ay, Sister Kit. Miss kita. Yung thank you po. Yung ano, Sir Manny, yung mga Mormons missionary na pumupunta dito sa Pilipinas, parang ang bilis nilang nakapag-adapt in terms of our reader, then ang yung language natin or dialect, madali nilang nakukuha. I just don't know kung yung purpose nila coming here na na-serve ba kasi, pero in terms of physical, parang ang bilis nilang nakakasalamuha sa mga tao, nakukuha nila yung ano ng Pilipino, yung ano tayo, parang ang bilis nilang naka-fit in sa kultura natin. Ano, ang sagot ko lang, ako lang muna. Opo, opo. Pumunta rito, inaaral na nila yun sa lugar nila. Inaaral na nila yun. Yes, iti-train na nila doon. Kaya pag nakita ng trainer nila, oh, ayan, pwedeng-pwede ka na, i-assign kita dito sa Pilipinas. Ipinatrain yung pamamaraan ng mga Kastila, yung mga kultura, pinaturo sa kanila, oh, nakita nila na nakaka-adapt, pwede ka na. Ganun po yun, si Skip. Kaya pag gugulat ka, marunong na mag-Tagalog, ilang buwan pa lang dito, inaral na yun dun sa teritoryo nila bago dumating dito yung sa Pilipinas. May pre-trading pala yun. Yes, correct. Meron. Okay. Meron. May kasamang Pilipino. Yes. Nag-orient sa kanila doon. Sa kanila, yes. Eh, madalas po may partner na Pilipino missionaryo yan. Oo, lagi meron po sila. Opo. Hindi pala lang purely Amerikano sila po. Yeah. Eh, sana maintindihan natin ito. Serenis, di ba? Parang ano yan? Parang militar, hindi ka magiging elite force kung hindi magtuturo sa iyo yung isang talagang elite na sundalo, di ba? Aral. Yes, iba yung aral. Yung aral din. Eh, ganyan din sa mga military na meron silang DPA, Deep Penetration Agent. Hmm. Na nakikisalamuha sa mga kwan, sa mga NPA. Para maalam nila yun. Oo, para maaral yung mga taktika po. Correct. Ganun din po yun si Skid. Okay, may tanong pa? Wait lang. Bakit ganun yung Moderna? Para akong inaantok. Wala. Talaga? Naturukan ka na? Inaantok ako. Saka yung dito ko, ang sakit ang bigat. Para ako sila. Ala. Ala? Royce, kapanalig, pwede ba ako kumain ngayon? No, nag-reply ako sa'yo. Ako. Di ba? Sabi ko, opo, bro. Hindi nakita yung aking ano. Sige po, sige. Anong oras na? 9:30 to 10. Mag-alasista po eh. Apo, apo. Oh, sige, kain lang, kain. Matapos nito doon pa lang. Kami mag-aano. Okay lang po yan. Okay lang po. Nagkikinig lang po ako sa inyo. Thank you, Brother Edward. Thank you. Ano yan? May dadagdag ka? Ay, si Brother. Ay, yung magtatanong. Yung ako magtatanong. Yan lang si Brother. Ay. Okay lang, okay. Okay. May hirap ang tanong nito. Okay, sige, bro. Ito, simple lang to, bro Manny. More on generalized questions. Actually, tatong tanong to, ano? Simula tayo dun sa simple question. Dito namin masagot. Hindi, madaling-madali ito. Madaling-madali. Pwedeng ano, kahit sinong sumagot nito, round the table ang gusto or anong discussion. For the sake of discussion lang. Ito tanong. May kasunod nito. Ano? Kung si Jesus ay isang Jew at nag-practice siya as a Jewish, bakit po tayo ay Catholic?
na simbahan, bakit tayo Katoliko? Unang-una no, yung tradisyon ng mga Hudyo ay yun ang na-adapt na ating Panginoong Jesucristo na no, as a Jew, as a Jewish. Sumusunod siya sa palatuntunan ng mga tradisyon at kultura ng mga Hudyo dahil siya ay ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga nakamulatang magulang, si Mama Mary at kanyang foster father, Hudyo, kung ano yung mga palatuntunan na ginagawa ng mga Hudyo during the time, natural, sakop si Kristo nun. Kasi yun ang nakamulatan niya sa kanyang pamumuhay nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Pero tayo, bakit naman Katoliko? Tanda natin. Ang nakalumulatan nating mga pamumuhay dito ay siyempre yung mga daladala na ng ating mga misyonerong mga kaya sinabi na influensya na tayo ng mga turo ng ating simbahan na namulat na tayo tungkol sa mga ganitong pananampalataya, hindi na Judaism yung daladala nila kundi Christianism. Kaya Catholic Church na yung ating nakamulatan during that time nung nag-evangelization dito yung mga iba't ibang mga orders, di ba? Augustinian, Dominican, Franciscan, at saka yung tinatawag natin Jesuit, no? Yun lang yata yung din tinawag na Jesuitan. Bakit, Germani, bakit pala hindi Jesuitan tinawag to? Di ba? Dominican, Franciscan. Di ba? Ang gusting niya. Okay, no? Yun ang sagot ko, bro, Ryan, no? Kasi tayo ay kaya naging Catholic. Dahil syempre, nagkaroon ng development yung mga early Christian that time, yung Judaismo na nakagisna ng mga Hudyo, transformed to the reality na tayo ay talagang nasa Christianismo ng pamamaraan. Pero yung mga na-adapt natin ng mga gawi o yung mga konsepto ng mga pagdiriwang ng mga Hudyo, taglay-taglay pa rin natin dito sa ating pinaniniwalaan na tunay na rin yung ito na yun ang ating Panginoong Kristo. Yun yung sagot ko. Okay, Romani o iba? Bigyan po natin ng background ito, Brother Rai, pwede? Sige, go. Sige. Kasi pag sinabing Jew... Sandali. Maalala, basta may... Nag-chami. Robot. Chapi. Nagro-robot po. Nagalit yung aso mo, Sir Manny. Bro Manny. Yes, brother. Ako muna ang una kasi maiksi lang to sa akin eh. Okay, sige. Very good. Ang pananaw, ko nito, bro, no, kasi yun kasi ang tinayo ni Kristo eh, na iglesia. Although sa Mateo 16:18, hindi niya binigyan ng pangalan. Sa Luke naman, sinasabi niya na ang bahay niya tatawagin ng bahay ng lahat na bansa, this Catholic. Yan lang po ang sa akin, although hindi niya pinangalanan, pero nag-utos siya na yan ang itatawag sa iglesia ko. Kaya Catholic tayo. Sister Malu. Sister Malu. Anong masasabi mo dito? Hudyo si Kristo, bakit Katolik ka yung nating nakagalaan? Hudyo si Kristo. Concepto ngayon, di ba? Correct. Meron din tayong hanupa, meron din tayong... Valid yung tanong niya. Okay. Valid talaga yun. Yung practice ni Jesus is... Diyan tayo nag-practice, Judaism na yun. Bakit tayo Katoliko? Bakit tayo Catholic Christian? Sir Malu. Yari ako. Yun lang. Kaya mo yan. Pass. Next question, please. Joke. Hindi ba? Tama. Ano, may... Tayo yung Sibang ano? Katolika. One Magod. Holy Catholic Apostolic Church. Iisa yung turo ng Sibang Katolika. Kasi yung mga Protestant at iba pa, may kanya-kanya silang interpretasyon. Pero tayo isa interpretasyon natin na pinaputupay natin at kinagabayan tayo na Espiritu Santo. Kasi without the Holy Spirit, magkakanya-kanya tayong lahat. So maghiwalay-hiwalay si Baka Tulika, maging isang-asanga na. So kaya nga pinag-isa tayo eh. We are universal. We are one. We are apostolic. We are
Holy Catholic Church. So dapat isa yung turo ng sibang ito, hindi yung salungat sa turo. Kasi meron tayong dogma at doktrina eh. Hmm. Yun ang sinusunod natin. Eh, bro, sandali, wait, pause muna. Paano kung i-rewind natin yung time no before sa schism no, yung 900 AD? Eh wala pang mga Protestant noon, wala pa yung hindi pa naghiwalay yung Eastern Church noon. Paano kung at that time 900 AD sinabi nila nung kang si Jesus Jewish, nagpractice siya ng Jewish, bakit ka Catholic Christian? O doon natin na yan no. Tanggalin muna natin yung mga Protestante at saka yung ano Eastern Church. Si Jesus kasi yung magulang niya Hudyo. Bago pa man magkaroon ng Catholicism since 33 AD, nagkaroon meron ng Judaism, ika nga. So tinatama ni Jesus kung ano yung pagkakamali ng mga Hudyo noon, ng mga Pariseo, Eskriba, mga Saduceo. Although meron siyang nakikita may tama, pero tinatama niya yung mga mali na nakikita niya. May nakikita niya mali. So, si Jesus niya mismo nagsasabi na kapag may nakikita kayong mali sa turo, itama niyo. Kasi pagka tinatolerate niyo yung mga maling turo at maling aral, hindi galing sa Espiritu Santo yun. Galing sa sarili niyo yun. Ika nga, bago pa man kayo magturo, mag-discern muna tayo. Mag-discern muna tayo sa Espiritu Santo kung tama ba ito ituturo natin o hindi. Kung tama ba ito sasabihin natin o kung hindi. Especially when it comes to morality. Kasi pagkadating sa morality, nagkakamali kahit si Pope Francis nagkakamali din. Pagdating sa morality. So dapat, mag-discern muna tayo kung tama ba yung kung tama ba yung sinasabi ni Pope Francis sa ganitong turo niya o sa sinasabi niyang gano'n? Kung tama ba yun o hindi? May puso at isip tayo eh. Gamitin natin sa tama, hindi sa mali. Porket na nakikita natin ang ginagawa ni Pope Francis na tama, tama para sa atin. Mag-isod muna tayo kung tama ba yun o hindi. Kasi meron tayong ano eh, kaya binigyan tayo ng free will eh. Para mag-isod tayo kung tama ba ito o mali. Hindi porket na nasa makabagong panahon na tayo ngayon, mag-a-adapt na tayo. Siyempre, hindi lahat i-adapt natin. Saan kaya po ba yung sasabi niyo? Tayo, saan po ba yung part na mali si po Francis? Yung sinasabi niyo po? Actually, Bro Ryan. Yung pag-a-adapt na, kasi a modernism is a synthesis of all heresies. So dapat. Ang part po. Yung mali heresy si Bro Ryan. Baka yung sinasabi niya mali si Pope Francis doon sa kanyang pagkatao kasi ang tao talaga nagkakamali. Sa panahon nila Jesus, tama. So siya mismo yung nag-step up para itama yung pagkamali nila. Siya may autoridad eh. Siya yung Panginoon Diyos eh. Kaya siya nagtatanag si Ibang Katolika para yung mga maling paliniwala, maling tradisyon ng mga Hudyo noon, mababago niya. Kaya nung nasa passion eh, I want to make all things new. Sabihin, babaguhin niya lahat ng kung ano maling kinagisna ng mga tao mula nung sa kapanahon nila ba't inadaan hanggang sa bago ipinanganak si Jesus Cristo. Katama niya yung lahat. Ang alam ko, ang Santo Papa nag-define ng faith and morals in ex cathedra in the chair of Peter, hindi yan nagkakamali. Tama ba? Opo. Diba? So opo. Sa kanyang sa kanyang pagiging tao, in a personal, nagkakasala yan. Pero pag mag-define yan by the faith and morals in the chair of Peter o na ex-cathedra, hindi yan nagkakamali.
Yun po ang turo natin sa ating simbahang Katoliko. Basta ang Santo Papa po in the care of Peter, nag-define as of faith and morals, po yan pwedeng magdamali. Dahil yan po yung tinatawag natin infallibility of the Pope. No? Tama ba, Bro Robert? Kaya kung ano yung mga morals and faith na tinuturo ng ating Santo Papa in the chair of Peter, hindi po natin pwede sabihin mali yun. Lalabas na mas marunong pa tayo sa Santo Papa pag sinabi natin mali siya. Tama ba, Bro Robert? Yes, correct. Brother Ryan. Go ahead. Pwede ahead, bro, natin sagutin yung original question mo. Yes, yes, Bro Manny. May mga kasunod tong kasi, questions. Ang hirap kasi yung tanong mo. Kung si Jesus ay Hudyo at may Jewish religion, bakit po tayo Catholic? Tama? Correct. Yes, yes. Okay, sige. I-analyze po natin yung tanong na yan. Kasi malalim po ang ibig sabihin nito. Pero mag-umpisa po tayo sa isang premise. Kasi kung hindi po natin diyan premise na ito, ay hindi natin maintindihan itong tanong na ito. Pwede ko na po bang ibigay yung premise na ito? Go ahead, Bro Manny. Excuse, Bro Manny. Opo. Pwedeng pang finale ka kasi mas... Go, Our church is the fulfillment of the prophecy. Ayun. In the Old Testament na rest tayo. Pero siyempre, Bro Manny, bayo sa'yo eh. Pero yun ang leading ko, yun ako ang leading. Sige, pero sige, okay lang. Robert. Kumbaga, he used Judaism to bless the whole world through the people of Israel by fulfilling the prophecy in the Old Testament, correct, such as in yung sa Daniel na correct. There will come a kingdom at ang yung kingdom na yon will be the church, correct, which is established by Christ sa Matthew 16:18. Correct. So parang sinasabi niya na nung una merong Exodus that will lead from darkness to the promised land. Yung new Exodus, it will lead us hindi sa promised land, but yung tunay na promised land which is in heaven. That is through the church na tinayo niya doon sa, ano, sa New Testament. In a nutshell, parang, pero mahaba yan. In a nutshell, yun lang yung... Yan, si Bro Manny. Totoo yung sinabi ni Bro. Thank you, Bro Robert. Yun din ang trend ng aking reasoning. Pero, umpisahan po natin ito para maintindihan natin ng sakto yung question mo, Brother Ray, ilatag natin yung konsepto ng salvation. Ayon sa theology, ang pagsasalba ng Panginoon mula nung siya nagkasala ang ating unang magulang ay meron siyang tinatawag na historical salvation is a historical continuum. Medyo mahirap po itong theology na. Ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin ng historical continuum na ito po ay ongoing on the process. At nagdaan po ito ng mga initial stages. Okay? At saan, ano ang initial stage na ginawa ng Diyos by establishing a covenant? Okay? Covenant na kung saan naganap ito sa OT. At dito sa covenant na ito, ano ang ibig sabihin ng covenant na ito na nag-establish ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Moses? Dahil ang OT covenant is a
prefiguration. Prefiguration. Ang OT covenant ay isang prophecy. Okay? So kung ito ang purpose ng OT covenant, ano ang pinaprefigure ng OT covenant? Ano ang pinaprophesy ng OT covenant? Ang pagdating ng manunubos, yung Savior. Kaya tingnan nyo po, yung salvation, tapos meron pong Savior. At sino po itong Savior na ito? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga ayon sa theology, sino ba si Jesus Christ? Siya po yung what? Fulfillment. Fulfillment. Kopya po ba? Apo, apo. Siya po yung fulfillment. Siya po yung ipinoprophesy ng OT covenant. Siya ang kaganapan. Siya yung pinoprefigure. Parang Sir Manny. Opo. Sir, opo. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Ayun! Yes. Nag-initiate siya kasi through the OT covenant ng mga Jewish. Kaya pero itong ginampanang covenant ng mga Hudyo is only a prefiguration because salvation is a historical continuum. Ngayon, dumating po ba si Jesus? Yes. Pero dumating si Jesus na kung saan bahagi siya ng covenant. Kaya nagpasakop siya. Tanong. Ito na ngayon ang tanong. Malapit na tayo, Brother Rai. Susundan mo lang ako. Hey, mahaba pa to, bro Manny. Okay lang. Tanong, alas 10 na. Sige lang. Pasensya na kayo, kumakain pa ako kasi gutom na ako, ha. Nagugutom ako. Pero sana pasensya na kayo, Brother Mel, kung ganito ako kasi ganito ako nagpapaliwanag sa classroom. Yes, detalyado. Maganda nga, detalyado. Ngayon, itong si Jesus dumating. Na-fulfill ba yung mga prophecy? Yes. Kaya lang, si Jesus, habang siya ay namuhay ng 33 years dito, nag-aral siya. Pero hindi lang siya nagturo. Yun ang problema. Hindi lang siya nagturo. Meron siyang itinatag. Ano yun? NT. Ano po ibig sabihin ng NT? New Testament. Ayun. Tanong. Kung nagtatag si Jesus Christ ng New Testament, at nagturo siya, ang tinatawag natin, nagkaroon ng paradigm shift. Ano po ibig sabihin ng paradigm shift? Meron pong shifting na nagaganap tungkol sa turo ng OT. Tungkol sa mga pinoprophesy, tungkol sa law ng OT. Meron shifting na nagaganap. Kaya nga, kung nagtuturo si Jesus Christ, makikita nyo, nagiging radical at nagiging rebellion ang kanyang turo. Why po? Sapagkat ito ay labag sa OT teachers ng mga rabbinic Judaism. Labag. Kuminsan, labag in the sense na yung OT law and prophecy and teachings ay prefiguration lang. Eh, nandito na yung pinipreposay. Nandito na. So, nung nagtuturo si Jesus Christ ng mga bagong turo, aba, anong reaksyon ng mga Pariseo? Anong pareksyon ng mga Tamasang kilay. Tamasang kilay. O, anong ginawa nila? Gumawa sila ng plano. Para patayin itong nagmamang-maangan na teacher sa galo. Masigit ka pa sa aming mga tinuturo. Eh kami yung interpreter ng law, sabi ng mga rabbis, ng mga Sadducees at Pharisees. Anong ginawa? Because of that, nung nagtatag siya ng NT, nagkaroon ng radical ng teaching, pinapatay siya. Tama po ba? Correct. Tama po ba, Brother Juan? Brother yes, Ryan? Correct. Kung yes, ngayon, yes. Nung nagtatag siya ng NT, nagkumuha siya ng sarili niyang disciples. Nagbigay ng bagong teaching.
at sinet niya yung mga sacraments. Tanong, ito bang mga sacraments na sinet niya? Ito bang mga teachings na binigay niya sa mga apostoles niya? Ito bang paghahayo ng New Testament pagtatatag? Ito po ba ay what? Kaliwas doon sa OT? Hindi po, kasi ito na yung fulfillment. Yes. Ito na yung pinoprofesay. Ako na, yung teachings ko na ang bago. Ito na yung tamang teaching. Ano, yung sa Old Testament, Sir Manny, yung mga 613 laws. Ayan, prefiguration. Na yun, no? Wala po. Wala po. Kaya nga, ang tanong, nung nagtatag si Kristo ng bagong simbahan, kasi may old religion, yung Judaistic religion. Bro, bro Manny, pause mo na, bro Manny. Excuse, bro Manny. Side question to, ha? Opo. Noong bang sa 1618, sinasabi niya, I will build my church. Did it refer ba sa bagong religion? No, new covenant. Fulfillment lang. Fulfillment. Oh, new covenant. Fulfillment. This is my new covenant. Konti lang, Sir Manny. Sabi niya ng propesya doon, darating ang araw, muli kong ibabangon ang kaharian na nabid na natumba. Correct. Yun, yun, no? Yes. Yun. Nasa Amos yun, nasa Amos. Opo. So, Brother Ray, nagkaroon kasi ng paradigm shift ng pagpapaliwanag na sa in the economy of salvation ng Diyos. Ito talaga ang gusto niyang mangyari. Ito na yung tinuturo ni Kristo. Ito na yung pinoprofesay sa OT. So, kaya sabi ni San Pablo, wag kayong mag-focus doon sa OT. Ito na. Ito na yung tama. Ito na yung pinoprofesay eh. Dito na kayo. Ngayon, kung may pinadala siyang mga apostoles, nagtatag na mga tradisyon, at naging Catholic yan sa iba-ibang bansa, well, this is the result. This is the result of the new church, of the New Testament that was established by Christ. Kaya nga nandito tayo. Naging kasama tayo sa economy of salvation. Kasi unang-una, ang economy of salvation para sa mga Hudyo lang. Pero anong sabi ni San Pablo? Na hindi lang dahil kayo, winaglit nyo ang inyong kwan, ang Savior, dahil naging matigas ang ulo nyo. Anong sinasabi ni San Pablo? Ipapangaral po ito sa mga Gentil. Tayo yung Gentil. At naging kasama tayo sa economy of salvation. The Jews and the Gentiles. Diyan ang theology ni St. Paul po. Yes. Kaya nandito po tayo ngayon. Kaya sabi ni San Pablo, maging Hudyo at Grego, wala na kayong... Ayan na. Tama. Yeah. Correct. Tama. So, yung next question, okay, bro, Manny? Okay, bukas na lang ba? Sige, okay lang. Okay, kahit isa na lang, bro, Mel Palikat. Yung ano na yun, yung dinurok sa akin kanina sa Palikat ko, lahat ko ka. Okay, sige. Bukas, ano ko na lang bukas kasi mahaba to. I'm sure abot tayo ng mga isang oras. Medyo nilo na si Brother Mel. Bukas na lang, i-away natin mo. Bro, thank you. Bro Ryan, sabihin mo na lang, Bro Ryan, para homework namin. Oo, para may sagot na kami. Ako nagbibiro. Ito, ayan. Nagpa-vaccine ako kanina. Okay. Good news yan, bro, man. Finally, you know. Man. Nice. Quarter to 9, pasok parang may diploma yan. Diba? Kasi maganda yung ganitong hindi na si Bro Mel sa luneta uli. May vaccine na siya. Parang ano? Parang diploma. Gabing yun sa inyong lahat. Masama na. May dagdag po ako. Sige. Bago tayo mag-close yun. Yung kanina yung sa topic yun, didagdag ko lang. The word was made flesh and dwelt among us. The scripture has fulfilled. Apo. Yan. Thanks po. Thank you. Bro Ryan, pasensya ka na. Inatok talaga. Okay lang, bro man. Kasi mahaba to. Pero, I'm sure, abot tayo ng mga isang oras nito. Sige lang, okay. Kasi tutuloy natin yun, ha? Ako, mag-share sana ako. Magbabasa ako ng isang oras sana, yun. Oh. Ito yung fulfillment, oh. Kaya kay bro Manny. Yung, ano, bro,
Bro Roel, bro, yung sunod na sunod na ganyan talaga yung AstraZeneca, mabaksik talaga din yan talaga. Ay, ganun. Ano, Moderna yung pinaano sa akin. Moderna. Oh, kahit Moderna. Pare-pares lang yung addictive niya. Malala po ah. Malala po ah. Bawat bakuna po may side effects. Oo, oh, lahat ng bakuna depende may po, side effect talaga. Depende po sa ano, sa katawan, depende sa katawan kung healthy po yung lifestyle ko, hindi ka gaano kakaroon ng side effects. Kapag ka hindi healthy lifestyle ko, lalala po yung side effects. Depende po sa ano, lifestyle. Ano pala tamang tulog? Bio, ano yan, biogesic at paracetamol. Tulog at pahinga, kailangan dyan. Kala ko ano, kala ko kispirinya capsule. Hindi, okay lang, problem. Ano problem? Bukas. Pero bukas ah, kasi para itutuloy natin, oh, 'di ba? Sabi ni Sis Kit, ayan, daming comment ni Sis Kit. Needs thorough explanation para maintindihan ang concrete knowledge para maipaliwanag ng maigi. Kasi magagamit natin 'to. Ayan, yun, exactly. Yeah, exactly. Doon ako pupunta eh. Okay. Yan. Sorry, Bro Ryan, pang MacDebate yung ano mo, tanong mo eh. Oo nga eh, pang MacDebate yan eh. Pang MacDebate? Grabe. Diba? Mahirap sagutin. Galing eh. Oh. Pero at least, ang dami natin nakuha, tsaka may taga-salunong explanation. Oh. Buti na lang. Thank you. Bukas. Ay, oh, dahil sa mga pagtulong sa akin ni Brother Mel sa mga sitas niya. Yeah, para baliktad. Bro. Ay, hindi para po. Para No. Sister Malu, I would like to, you know, to clear these things to you na. Without Brother Mel na tinutulungan niya ako sa mga sitas niya, then hindi malinaw. Iba pa rin pag may sitas na galing sa Biblia mismo eh. Lalong lumilinaw. Well, sa bagay, diba? Totoo lang. I appreciate Brother Mel. Every time na nag-i-inject siya ng mga sitas. Kasi hindi ako magaling po dyan eh. Promise. Sir Manny, I really appreciate. May favoritism ka ah. Ano nga? Nako. Akala ko ba, Bro Manny, kami dalawa ni Bro Robert ng mga estudyante mo. Ngayon si Bro Bel na pinipigil mo ah. Brother Manny. Meron pa sana ako itatanong na personal eh. Bukas na lang. Lang kaya tayo magkita-kita ng personal. Dapat pala tayo nag-uumpisa 8 o'clock hanggang 11. Eh, parang ano, para ma-broad. Sige pa. Eh, reserve na natin. So, yung 1 hour na yon from 9 to 10, ayan, dami na siguro bula na bibig natin no sa isang oras. 'Di ba? Sis Nads. Yes. Idagdag mo sa katanungan bukas kasi napag-usapan 'to sa kaya ibang room namin. Ah, sige. Ang Katoliko ba ay nandoon na sa lumang tipan? Ayun. Isa pa 'yan. Okay. Research. For letra ba 'yan? Oh. Research niya yan. Mabuti lang ano natin yan. Alamin natin yan kasi baka gamitin ng ibang sikta sa debate yan eh. Bukas ha, madami tayong topic. Sagot ko. Kasi prep ano yan. Yes! Fulfillment yan eh. Sabi niya, ang dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong iniibig. At ang dating hindi ako Diyos. Sila yun. Tayo yun. Yes. Ryan, okay. Pwede ba sabihin mo na yung tanong mo para makakasagot ka? Kare. Maganda yung para bukas para ano kasi baka mamaya. Diretso-diretso na yung mga sagot niya. Wala na. Yung 1 hour, magiging 5 minutes na lang. Kaya walang thrilling, di ba? Kaya pagmahabay, gugugle mo. Kasi Mr. Google. Ang galing mo rin mag-isip eh, no? Nakakuha mo yung pag-iisip ng mga ibang sekta. Muli, salamat. Thank you. Sir Ryan. Asa, bukas. Sir Gepalda, Angie Maranas, Royal Tio, Sis Jocelyn. Maranas. Sir Reyes, Bro Ike, Sincha Manalio, kay Jot, kay Edward, Jan, Mary, Bautista. Wala na si sister is lumabas. Pasensya na kayo, naantok ako. Ito pala yung tama. Tamang tulog ah. Sige, salamat po ang lahat na kapurihan, kalawalagian sa ating Panginoon Diyos. Salamat po. Amen. At sa ating tayong profesor na napakita. Amen.
Glory to God po. Muli, hanggang po. Tinutulungan tayo. Ayan. Okay. Salamat. Amen. Amen. Salamat. Bukas ha. Meron tayong mga... Salamat sa iyo, bro. Sa iyo, salamat. Surprise quiz. Ayan. So, surprise. Ayan. Ah, nawala siya ng signal. Oh, okay, okay. Kaya pala hindi siya pwede. Sige, thank you. Ayan. Abangan niyo po bukas yung aming surprise topic para po yan sa kaalaman nating lahat. Makakadagdag. Malaking karagdagan po yan yung gagawin po natin pag-sharing na ito. So, abangan niyo po bukas. So, maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi, sa lahat po ng nakasama namin mula kanina hanggang ngayon dito sa atin po mga viewers, lalo na po dito sa loob ng ating Zoom. So sana po mas maganda dito na po kayo, pumasok kayo, no. So ayan. Thank you very much at let's pray na po para sa ating pagtatapos ng kahit kahit po ay gutom. Kahit po ay gutom. Sensya na po. Okay lang po, bro. Sige. Let's pray na po para sa ating pagtatapos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at sinasamba ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong Banal Espiritu na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, ang iyong Banal na Espiritu na nagbigay sa amin ng kaliwanagan, katalinuhan upang lubos po namin na maunawaan at ma-share, maipaliwanag ang mga ilang bagay-bagay para sa aming pananampalataya. Salamat aming Panginoong Diyos sa lahat po ng mga biyaya at ganoon din Panginoon, nawa po ang aming mga naisin sa buhay, lahat po ng aming mga dinadasal Panginoon para sa aming mga kasalanan, inaumayan na po namin sa iyo Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa, nawa ang lahat po ng aming mga ginawang pagbabahagi na nito ay tumimo sa aming isip, sa aming puso, upang ang lahat ng ito ay aming magawa at makapagpalago ng aming pananampalataya. Salamat po at patubayan niyo po bawat isa sa amin, gabayan at naway maghari sa bawat isa ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa iyong makapangyarihang anak ni Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming inang kayong iyo. At sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Amen. Ang man ang anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Abangan niyo po bukas. Amen. Amen. Ano pong oras? Naiyak si bro sa sakit. 7 po tayo. 7 magkakit. Siguro, ayun, mag-extend ng konting oras. Thank you, bro. Sige po. Mas po bukas. Thank you, Lord. Sharmani. Baliktad na ngayon si Bro Mela Cinderella. Bye-bye. Nari. Thank you. Bukas po ha. Sige. Thank you. Bukas.